This is your last chance. Dr. Harold Tan Chanco. Salamat po, no? Ang linya ko po, isa po akong ENT, head and neck surgeon. Kung napansin mo, ang sinulat ko isa lang E. Hindi po ako yung typical na EENT. Ibig sabihin, wala po akong training sa eyes. So, huwag kang magtatanong sa akin mamaya kung problema mo mata. Hindi ko madalas pinapakialaman yan. Kasi bakit? Maselan yan eh. Baka mamaya magkamali ako, ikabulag mo pa. Diba? Jackpot naman kung problema tenga. Ilong, lalamunan. Meron mo ba dyan tumutulo ang tenga? Wala. Ang buti naman. Ayaw lang umamin. So, tenga, ilong, lalamunan, yung mga bukol sa leeg, nag-o-opera po ako nyan. Ang practice ko po bilang ENT, head and neck surgeon, more than 10 years na po. Naka-base ako ngayon, ang kaisa-isang ospital ko na lang po, na dati galing sa apat na ospital, iniiwan ko na po yung tatlo, dito na lang po ako kalambat. Familiar kayo sa ospital namin? Nandito, di ba? Mahal mura. Mahal. Lahat naman ng private hospital mahal, tama? Totoo, ang mura, government hospital. Kaya lang, ang point ko, ang tao sumisiksik pa rin sa private. Bakit? Siguro, kulang din ang tiwala natin sa government hospital. Baka iniisip mo, servisyo ng doktor, alanganin ka. Kulang siguro ang mga gamit, laboratorio. Kaya ayaw natin usually sa government hospital. Marami naman po magagaling ng doktor dun eh. Kaya lang, aanhin mo magaling kung walang gamit. Di ka rin maoperahan kung kailangan. Di ba? Kaya lang, isang point ang gusto namin maintindihan sa gabing ito. Madalas naman, tayo nagkakasakit one point in time ng buhay natin. Minsan malala, minsan simpleng sakit. Sipon, ubo, trangkaso, dengue, etc., etc. Ang point ko, napapagastos talaga tayo. Mas madalas kang magkasakit, mas madalas ang gastos. Parang ganun lang naman eh. Huwag tayo kasing umasa na may doktor. Huwag kang umasa may antibiotic. Huwag kang umasa may ospital. Kasi hindi po yan solusyon sa hindi mo pagkakasakit. Diba? Temporary, oo, pagagalingin ka. Pero ang tanong, hindi na ba uulit ang sakit mo? Uulit pa rin yan eh. Ang maganda po kasi, lagi naisip natin, i-prevent ang sakit. Diba? Naririnig mo na yung dati, prevention is better than cure. Agree kayo doon? Agree tayo, no? Kaya muna natin pag-uusapan sa programa ng First Vita Plus, hindi yung kitaan. Kalusugan muna. Kasi naniniwala po ako, health is wealth. Tama ba yon? Okay lang ba sa inyo, mayaman ka, may sakit ka? Siyempre hindi, diba? Pangunahing kasing kayamanan daw ng tao, kalusugan. Ngayon, kung mayaman ka at malusog ka, yun ang best. Diba? Sa amin po sa First Vita Plus, ang daming ganun. Gusto nyo rin? Siyempre naman, diba? So, dito po ang pag-usapan natin, unang-una, paano ka iiiwas sa sakit? No? Dito, hindi natin i-discuss kung anong antibiotic ang gagamitin mo, kung anong injection. Ang gusto namin kasi, hanggat maaari, walang intervention. Yung bang naturally, nakakaiwas tayo sa sakit. Di ka nagkakasakit, diba? Kasi kung papansinin nyo, ako po, nagsasalita sa harapan nyo, isa po akong doktor. No? Hindi po sinasadya ang pagsali ko dito sa First Vita Plus. Bakit? Tingnan nyo po ha. Ang First Vita Plus po, natural health drink. Nandun na yun. Maganda naman ang ibig sabihin, natural health drink. Kaya lang, saan po kaya galing? Nung pinaliwanag sa akin nung araw, nung pinakita sa akin nung araw, ito po nakita ko, prominente. Puro dahon. Sa palagay mo ba ang doktor natutuwa sa dahon? Hindi, allergic kami dyan, galit kami dyan. Di ba? O para po sa akin, imagine nyo po, 10 taon ako nagmedisina. Pag-aaral, no? Pagkatapos ng training sa medicine, nag-training pa po ako ng ENT, 4 na taon. 14 long years. 14 long years na siguro puyat, pagod, lahat na nandun. Tapos ibabalik mo ako sa dahon. Palagay mo, tama yon? Parang mali eh. Alam niyo nung araw, nung una po akong in-invite dito, kasi medyo matagal na rin po ako dito, 6 years na ako eh. Ang sabi ng kaibigan ko, may i-offer to sa akin produkto, makakatulong sa practice ko. Excited din man ako. Akala ko kasi instrumento nang iaalok sa akin. Kasi bakit? Technician eh.
Iniisip ko, baka related doon, instrumentong pang-opera, ibebenta sa akin ng mura. E di okay nga. Kaya lang, ano nakita ko? First bite plus, nadismaya ako. Sabi ko nga, hindi para sa akin yan eh. Tatlong buwan po akong nililigawan, umatin, umupo man lang yan, hindi ko ginawa. Bumili ba ako kahit isang sachet? Hindi po ako bumili. Bakit? Nanindigan po ako bilang doktor, ayoko ng herbal products. Kaya lang, obviously, may nangyaring kakaiba. Bakit? Nasa harapan niyo ako ngayon eh. Ako ngayon magpapaliwanag. Ibig sabihin, dating super negative, ngayon, hindi na. Bakit? Speaker na nga eh. At tandaan niyo, wala akong bayad dito. Bakit dati ayoko nandito ako? I-shortcut ko na lang, no? Kasi may maganda kaming ibibigay sa inyo yung lesson o yung mga tips kung paano ka makaiwas sa sakit. At sigurado naman ako, marami sa inyo nakarinig na ng product. Marami sa inyo nakainom na ng produkto, di ba? Sino sa inyo ang sa totoo lang nakainom na ng First Vita Plus? Taas ang kamay. O di ba, halos lahat naman eh. Sinong hindi pa nakakainom pero alam na ang First Vita Plus? O di halos lahat, alam na rin pala. No? Kaya minsan, hindi ko na masyadong dinidetalye ang produkto eh. Kasi bakit? Alam nyo na eh. At sigurado ko, umiinom ka dahil alam mo, makakaganda sa katawan mo. Imposible namang inom ka ng ilong, wala lang. Diba? So, ipapaliwanag namin ng konti yon. Kaya lang, kunin ko muna o ipaliwanag ko muna istorya ko kung ba't ako na-involved. Diba sabi ko kanina, negative ako tatlong buwan. Ayoko talaga umattend eh. No, ayoko talaga sumali. Ang iniisip ko, kaya ako pinapasali, health product eh. Diba? Kita naman po sa sachet, kung kukuha tayo ng sachet ng First Vita Plus, ito po yung isa. May nakasulat kasi dito eh. Natural health drink. Diba? Ibig sabihin, pangkalusugan. Hindi naman iinumin lang eh, na parang sito, pamaway uhaw. Diba? May pangakong kalusugan. Naisip ko, kaya po ako pinipili sumali, kasi nga, pangkalusugan. Pag nireseta ng doktor, lalakas benta nila. Yun ang naisip ko, gagamitin lang ako. Pangalawa, naisip ko, siyempre, health program, may magse-seminar, kailangan speaker. Ang feeling ko din, gagamitin ako speaker. Eh, ayaw na ayaw ko nito nung araw. Tingnan nyo, nandito ko ngayon sa inyo. Diba? Kaya ako pumapayag ngayon, galing pa nga ako sa klinik eh. Katatapos ko lang po mag-klinik. Kumbaga, pagod na, kumita naman, pwede na magpahinga. O kaya lang sumaglit muna ako dito para bigyan ko yun ng magandang tip. Na mamaya, pag uwi nyo sa bahay, tandaan nyo, papakinabangan nyo to habang buhay. Kaya magpasalamat po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Palakpakan nyo rin po sila. Ha? Minsan nga, hindi lang sapat talaga yung palakpak eh. Dapat paglabas, i-lips to lips nyo. Okay lang yan. Kasi angel yan ang buhay mo. Imagine mo, gusto niya umiwas ka sa sakit. Pangalawa, gusto niya umamat ka. O diba? Hindi niya pinagdamot eh. Yun narinig niya dito. No? So, dito po, itong story kung bakit ako na-involved sa First Vita Plus. Diba sabi ko, ayoko? Kaya lang, ang weakness ng doktor parate, libre. Diba? Sanay kami sa libre. Pag kami kinocover ng MedRep, libre ang sample na gamot. Diba? Libre prescription pad, libre ballpen. Diyan nga, sa bag ko, tatlo-tatlong ballpen kanina nakuha ko sa MedRep. Libre lahat. Diba? Libre merienda. Pinapansit pa ako kanina. Diba? May baon pa pa uwi. Imagine nyo, libre ang seminar dito, seminar sa abroad. Lahat. Spoiled talaga ang doktor. Kaya madalas pag doktor target mo, huwag mong bebentahan. Dapat bigyan nyo lang ng libre. Bakit? Sanay yan sa libre talaga eh. Wala tayong magagawa doon. No? Sinanay kami ng sistema. Kaya minsan naiisip ko, hindi kaya pambabribe yun? Ano sa palagay mo? Pwedeng ganun, di ba? Para nga naman, kung sino mas malakas magbigay, paboran ng reseta namin. Di ba? Ang problema po kasi, pagka po ang doktor, binibigyan mo ng malaking pabor, saan binabawi? Palagay ko sa gamot. Di ba? Kaya naiisip ko, hindi kaya ang doktor ang isa sa reason kung ba't mahal ang gamot sa Pilipinas? Pwede rin. Di ba? So, yun po aralin natin ngayon, no? Nabigyan ako ng tatlong samples ng kaibigan ko. Nalinawin ko, kaya ko lang po kinuha, isang reason lang, libre. Iinumin ko ba? Hindi. Bakit ayoko inumin? Natatakot po ako. Kahit doktor ako, tao din ako. Bakit ako natatakot? First time ko narinig nung araw, 6 years ago, ang First Vita Plus. Ang problema, hindi ko narinig, hindi ko nakita sa TV. Sa tao ko lang narinig at nakilala. Diba ang tao kasi, lalo tayo, pag bago ang produkto, mas okay sa'yo pag sa TV mo napakinggan o nakita. Di ba? Para yung mga kinukomersyal sa atin, kahit bagong product, automatic, nakita mo sa TV, hawak ng artista, kinakain nila, okay na sa inyo. Pero pag wala sa TV, diskumpiyado tayo parate. Hindi kasi natin alam kung saan ang galing eh.
Lalo na nung araw po, ang Vita Plus po, hindi ganito kaganda ang packaging. Ano itsura niya? Aluminum foil o may nakaprint lang sa gitna, parang maliit na sticker. O siyempre, natatakot ako. Bakit? Baka pag inom ko, bumula bibig ko. O sino sisisihin ko? Wala. Diba? So, ang point ko, ayoko sana talagang tikman. Kaya lang, medyo naging curious po ako sa lasa. Kasi ang banggit ganito eh. Madali lang naman daw intindihan ng First Vita Plus. Lalo yung produkto. Ano daw to? Gulay na ginawang juice. So, naintriga ako, ano yung lasa ng gulay na ginawang juice? Diba? Kasi may concept naman tayo pare-pareho kung ano ang gulay. At kung ano ang lasa ng gulay. Diba? Kasi ito ah, basically. Ang sabi, ang Vita Plus, ito daw yan. Gulay, ginawang juice. Nung unang pinakilala sa akin yung na ganyan, itong tanong ko, bakit pa siya gagawing juice? Gulay na nga eh, di kainin na lang natin. Subukan mo sa probinsya magpaliwanag ng Vita Plus. Pag tinanong, saan ba galing yan? Galing sa limang gulay. Banggitin mo yung limang gulay, anong sasabihin? Eh, bakit pa ako bibili niyan? Ang dami namin yan, kakainin ko na lang. Ang point ko, naiisip nila, pag bumili sila ng ganito, dagdag gastos lang. Totoo naman eh. Bakit? Tingnan nyo. Paano mo kinakain ng gulay? Di ba ulam? Totoo yun. Ibig sabihin, kainin mo, may kanin. Lagi may partner. Pag sinayo yung ulam, may kanin. Meron ba kinarinig na tao? Nagmimerienda, talong. Inangasab, talong. O kaya kalabasang, inangat-ngat, merienda. Di ba? Walang ganon. Ang point ko, ulam. Paano yun? Example, tanghalian. Bumili ka ng isang ulam, isang platitong gulay. O, vegetarian ka eh. Gusto mo gulay. O dahil sabi ko nga ulam, may partner yan, isang platong kanin. Hindi naman pwedeng walang panulak. Baka masamid tayo eh. Diba? Dati, sanay ka ang panulak mo, kundi tubig, juice. O kaya, soft drinks. Kaya lang, nataniman ka na mahusay pala ang juice na First Vita Plus dahil galing sa gulay, bumili ka ng Vita Plus ngayon. Yun ang panulak mo. Yung gulay na ginawang juice. Gulay, gulay. Di ba pareho lang? Gumastos ka sa dalawang bagay, pareho lang. Practical ba yon? Tingin ko, hindi. Di ba? Nagdoble-doble lang, oh. O dahil doble-doble, di tanggalin na natin isa. Tanggalin mo na lang ito. Anong natira? Yung juice. Ibuhos mo sa kanin, ulam. Pwede ba? Pag bata, pwede. Di ba? Isip bata, pwede rin. De, ang gusto ko lang ipunto sa inyo, di ko kasi alam ang reason nila nung araw. Bakit nga ba gagawin pang juice? Sa akin kasi diretso na lang. Kasi ipaliwanag mo sa probinsya. Kaya ginawang juice kasi masustansyang gulay ang pinili. Ang sasabihin sa'yo, eh di lalo na dapat lecture na lang para unahin kainin ng tao yun. May point din naman. Di ba? O tingnan nyo ah. Tingnan po natin kung ano yung pinanggalingan na gulay. Kasi basic naman eh. Ang First Vita Plus, nakasashay. Bakit? Natural health drink siya, powder form. No? Ibig sabihin, powder form, para mainom na juice, ititimpla natin sa isang basong tubig. Iklaro po natin lagi yan ha. Isang basong tubig. 240, 250 ml o 8 ounces kung didehan ng bata. No? Ganon po ang dami ng tubig. Bilin nyo yun. Kasi minsan nagkakamali sila, kalatang, tinitimpla isang litro. Wala nang lasa kasi pagka ganon eh. No? So dapat isang baso lang pong tubig. Pwedeng mainit, pwedeng malamig. Depende sa sitwasyon. Ano daw sitwasyon yun? Halimbawa, ang init ng panahon, gusto mo refreshing. Ano maganda? Malamig na tubig. Pag may sore throat, ano maganda? Siyempre, mainit na tubig. Ganun lang naman eh. No? Depende rin sa kursunada mo. Pero base po sa mga pasyente ko na nabigyan ko, usually ah, pag may sakit, ang sabi sa akin, mabilis daw umepekto pag lukewarm ang tubig. No? O tingnan nyo, ang daming umuo. Bakit? Totoo po yun eh. Naniniwala din ako doon na kahit papano po kasi, yung init ng tubig, energy yun eh. No? Ibig sabihin, mas mabilis siguro lalong ma-activate kung ano yung maganda sa Vita Plus. Mas mabilis ma-absorb ng katawan ng tao. Parang ganon, no? So, ito lang ang Vita Plus eh. No? Powdered juice drink, pero hindi lang basta pamawi ng uhaw. Diba? Pinakita ko rin kanina, natural health drink. Pansinin mo yung gitnang salita. Health, ibig sabihin kalusugan. Diba? So ito, binili po ng tao, hindi basta pamawing uhaw eh. Nung araw, wala halos gustong bumili. Kaya lang ngayon, no? Million-million na po ang umiinom ng First Vita Plus. Grabe. Napakarami na pong gumagamit. Bakit? Siguro may magandang napala. Kasi unang-una, i-analyze natin. Health drink. Ibig sabihin, may pangako. Kaya ka nag-try, siguro nung araw, kasi nga, ang pangako nito, may pangakong kalusugan. Baka sakali, uminom ka, umukay kung ano nararamdaman natin.
Example lang, kung ang produkto hindi magaling, may pangakong health, ininom mo, walang nangyari maganda sa'yo, tanong, uulit ka pa kaya? Siyempre, hindi na. Tingnan nyo, ha? Ang Vitaplus dati, kukunti umiinom. Bakit ngayon, milyon-milyon? Bakit ngayon, hindi lang Pilipino, pati ibang lahi? Diba? Ibig sabihin, totoo ang produkto sa pangako niyang kalusugan. Palakpakan nyo naman ang Vitaplus doon. Natutuwa ako kasi 6 years pa lang company. 6 years ang company, alam nyo, milyon na pong taong natulungan pagdating sa kalusugan. Yung iba, simpleng sinusitis lang, allergic rhinitis. Kaya lang, yung kabilang extreme, mga may cancer, may bukol, mga sakit na hindi gumagaling sa doktor, natulungan ng produkto. Nakakatuwa eh. Kaya lang, on the side, hindi lang pala kalusugan ang nabago sa Pilipino. Nakakatuwa eh. Napapagmalaki po ang kumpanya, pinagmamalaki ko lubusan. Bakit? Sa loob ng 6 na taon niya, na pinush ang First Vitaplus sa Pilipinas, alam nyo po, ang multi-millionaires at millionaires no, na naproduce ng First Vitaplus as of May 2012, nasa 10,000 na po. Imagine niyo. Na-imagine nyo ba? Ikumpara mo sa isang kumpanya na matagal na. Di ba? Yung mga kumpanya nagwa 100 years na ngayon, kinukommercial pa nga eh. Tanong, sila kaya, ilan na ang naging milyonaryong empleyado nila? May naririnig kayo? Siguro ilan-ilan. Nabibilang sa daliri. Imagine mo, First Vitaplus, oh, 10,000 na mahigit ang milyonaryo at multi-milyonaryo. Eh, tatagal pa po ang company ng ilang taon. More than 10 years. Probably 20 years or more. Kung sasali ka, pagdating ng araw, isa ka na rin sa milyonaryo. Okay ba yun? Kaya maraming yumaman kasi ang battle cry natin dito, iwas sakit. No, ibig sabihin, hindi ito kasi yung kumpanya na ang gusto, puro kitaan ang pag-usapan. Kami po, totoo, no? Ang gusto namin, makatulong muna sa kalusugan. Kung may kita, kasunod na po yun. No? Kaya lang, maganda, lagi namang nagsusunod. May natulungan ka, hindi po naiiwanan yung kitaan doon. No? Pag-usapan natin no, yung kaso ko. Kaya po ako napasali dito, natikman ko lang product. 3 produkto lang po ang binigay sa akin. Naulitin ko, kaya ko lang tinik, kaya ako inidom dahil libre. Pangalawa, kaya ako inubos kasi masarap. Yun lang po naman eh. Wala ko na-expect ko anong mangyayari maganda sa akin. Kaya lang tingnan nyo ah, bakit ako napasali? Bilang doktor, meron din po akong problema na daladala ko for the past 17 years. Totoo, naging successful ako sa practice, sa career ko bilang ENT. Maraming na-operahan, maraming pasyente sa outpatient, marami din pera. Kaya lang, nakaipon din ako ng sakit eh. Diba? Marami sa atin siguro ganun. Yung matatanda na sa kumpanya, diba? Bukod sa dumadami yung payslip mo na wala ng pera, dumadami din ang sakit natin. Ang doktor ganun din eh. Ang kaibahan lang namin, dumadami pera namin, hindi puro payslip. Diba? Ang problema, nagkakasakit din. Isa sa problema ko na daladala ko ng 17 years, constipated po ako. Imagine nyo, 17 years akong constipated. Now, bilang doktor, palagay nyo ba nagpapacheck up ako? Hindi, doktor na ako. Ba't ako magpacheck up? Diba? I-analyze ko na ang problema ko. I-diagnose ko sarili ko. Aralin ko ang solusyon. Pwede naman eh. Alam ko naman ang libro eh. Alam kong aralin. Diba? So, yung unang taong ko po, siguro mga 1 to 3 years, may ginagamit po akong isang gamot. No? Lagyan na lang natin siya letter B. No? Alam nyo naman siguro yun. Bulong ko na lang. Tulkulax. Baka sabihin kasi sa nagpo-promote ako eh. No? So alam na natin yon. 1 to 3 years yan ang gamot ko. Kaya lang, after 3 years, parang ayaw na. Kumbaga, di ba, sanay tayo doon, naririnig ko sa mga pasyente, Dok, ayaw na tumalab sa akin, na-immune na yata ako. Ganon tayo minsan eh, di ba? Nasasanay ang system, no, nagko-cope system mo. Nung 3 to 5 year, nagdagdag pa po ako ng isang gamot. Ito po, letter L. Laxoperal. Narinig niya. Alam niya na yon, di ba? So, ginagamit ko siya combination o kaya alternate. Depende kung paano umayos yung pagdumi ko. No? Kaya lang, nung more than 5 years na, parang ayaw pa rin tumalab na ulit. Nagdagdag po ako, nung time na yun, nauso po yung mga fiber supplements. Marami naman brand yan eh. Diba? Yung mga fibers, nauso nun eh. Bulk daw, para mas maganda ang pagdumi natin. So, nagdagdag po ako. Kaya lang, nagdagdagan pa ng 2 taon, no? Ayaw na rin, parang kulang na naman. Ang problema, dinadamihan ko na ng fiber. Dinadamihan ko na ng pagkain ng fruits. No? Kaya lang, siyempre, pag constipated ka, minsan matigas ang dumi, sumusugat.
Kaya po, nung dulo, nagdagdag pa po ako ng isang gamot, pero hindi iniinom, ointment. Sabi niya, ba't may ointment? Alam mo, sa tenga ilagay, constipation usapan natin. Alam niya na yun kung saan nilalagay, di ba? So, apat. Sa story ko na 17 years, nagsimula po ako isang gamot, di ba? Tapos, umandar ang panahon, naging apat ang ginagamit ko. Tanong, gumaling kaya ako dyan? Analysis nyo. Palagi ko hindi. Kasi, di ba, hanggang dulo ginagamit ko eh. Kasi, kaya ako pinapaliwanag yan. Baka yung iba sa inyo, ganyan din ang sitwasyon. Pwedeng hindi constipation. Halimbawa, isang araw, sumakit ang batok mo. Punta ka sa doktor mo. Chinek ang blood pressure mo. Mataas ang blood pressure. Di ba, hypertensive ka pala. Bigyan ka ng isang gamot, pampababa ng BP. Siyempre, may follow-up yan. After 3 months, balik sa doktor. Pagdating sa doktor, may laboratorio na naman. Nakita mataas ang kolesterol. O di isang gamot ulit, dalawa na. Di ba? After 1 year, namamanas na paa mo. Balik ka ulit kay doktor, bibigyan ka pa na isang gamot, pampaihi naman. Pagputok ng bola, 8 to 10 ang gamot mo pagdating ng araw. Totoo bang nangyayari? Nangyayari yan eh. Di ba? Kasi kaya po ako napaisip to, kasi ganito eh. Palagay ko naman, hindi ka doktor, doktor ako, kaya lang pareho ang konsepto natin kung ano ang gamot. Diba? Iklaro ko sa inyo. Kasi naiisip ko eh, parang ang nabago na yata ang konsepto natin ng gamot. Kasi sa palagay ko, ang gamot, alam mo eh, anong role ng gamot? Iniinom mo para gumaling ang sakit mo, karamdaman mo. Diba? Yun ang gamot. O kaya lang, baka nga nabago na ngayon. Tingnan po natin. Kaya nung araw, hindi maniwala ang tao dito na makakatulong eh. Kasi bakit? Ang unang-unang binabasag ng VitaPlus, yung konsepto kung ano ang itsura ng gamot na nakalagay sa isip mo. Pag tinanong kita, ano ba ang gamot? Di ba naiisip mo, tableta, capsule, o kaya syrup na masama ang lasa? Nandito ba yon? Eh, hindi. Ang sarap pa ng VitaPlus, powder pa. Di ba? Hindi tableta. Kaya hindi mo iisipin, makakagaling to eh. Pangalawa, kung bibigyan po kayo ng flyers, kahit tingnan po natin yan, nasa gilid na yan. Tingnan nyo ha. Ito kasi ang second reason, kaya ayoko sumali. Bakit? May nakasulat oh. Mga sakit daw. No? Diabetes, anemia, sakit sa puso, leukemia, cancer, sirap sa pagdumi, UTI, sakit sa bato, dysmenorrhea, hikaubosipon, lagnat, UTI. Ang dami nakasulat ha. Diba? 20 mahigit yan. 20 mahigit na sakit. Ilan daw gamot ang iinumin? Isa. Isa na kung gamot pa. Diyos nga eh. Maniniwala kayo? Siyempre hindi. Kung hindi maniwala, ordinaryong tao, lalo ang doktor. Kasi sa atin, diba, kahit di ka doktor, alam mo to eh. Isang sakit, isang gamot. Kuha tayo ng sakit. Halimbawa, ang problema natin, hika. Ano po ang gamot sa hika? Ventolin. Kadalasan. Favorite yun eh. Salbutamol. Bumili ka ng Ventolin, inatake ka ng hika mo. 1 week, ininom mo yung gamot, okay ka na. Ang nabili mo, pang 2 weeks kasi reseta ni Duk. Sobra ngayon ng 1 week, ang gamot mo. Tinago mo na lang. After 1 week, sumakit almoranas mo. Salbutamol ba ulit? O siyempre, iba na ulit. Siguro nag-guess yung gusto kong may share sa inyo, di ba? Pag dami ng sakit ng tao, dami ng gamot. Kasi isang sakit, isang karamdaman, isang gamot. Tapos sasabihin mo, ito lang. Di ba? Eh, sino maniniwala doon? At tingnan mo kung gano'ng kalupit, ha? May nakasulat dyan, cancer? Humanap ka dyan ng bedridden na may cancer stage 4. Yung halos patitigok na. Tapos sasabihin mo, cancer ba yan? VitaPlus lang yan. Ano kayong gawin sa'yo? Sasampigahin ka ng kamag-anak nun. Di ba? Akala binibiro mo eh. Papainumin mo ng juice, cancer yun. Di ba? Kaya hindi matanggap ng tao eh. Example pa, humanap po kayo na may psoriasis. Alam niyo yung sakit sa balat na psoriasis? Madalas, ang may psoriasis, suki ng derma yan. Suki ng doktor yan. Minsan, hindi lang 1 taon, 2 taon, 10 taon. Vice mayor nga natin, 25 years eh. Diba, kung kilala nyo, si Attorney Porcing. Maya, 25 years sa doktor, oh. Tapos sasabihin mo, psoriasis ba yan? VitaPlus lang yan. O baka tadyakan ka ni Attorney noon. Diba, 25 years, espesyalista, ang gagamot, nagpunta pa ng abroad, tapos ikaw, hindi doktor, magyayabang kang VitaPlus. Diba, ang hirap tanggapin? O kaya nung araw, walang bumibili. Kasi ang purpose ng First VitaPlus nung araw, malinaw, pang-iwas sa sakit. Ano ibig sabihin pang-iwas? Prevention. Diba? Kung prevention, ito kasi ang kinukumpara ng tao. Prevention din ng vitamin C. Di ba? Kinukommercial ka eh, sa cancer din, sa ubo. Di ba? Resistensya, pang-build, no? Kaya lang, comparison, presyo nito at vitamin C.
Ang laki ng diferensya. Mura lang ascorbic acid, lalo sa generic. Diba? Samantalang ito, may presyo daw. Eh, pareho lang pang iwas. Kaya lang, nagkaiba kami saan? Sa totoong resulta. Hindi po namin akalain na yung pinopromote namin nung araw na pang-iwas, actually, makakagaling o makakatulong sa karamdaman. No, doon kami na shock. Imagine nyo, tulad ko, dumating sa punto, doktor ako, nagkasakit ako. Ibig sabihin, pasyente rin ako. Diba? 17 years po. Diba? Dr. Harold Tan Chan ko. Salamat po, no? Ang linya ko po, isa po akong ENT, head and neck surgeon. Kung napansin mo, ang sinulat ko, isa lang E. Hindi po ako yung typical na EENT. Ibig sabihin, wala po akong training sa eyes. So, huwag kang magtatanong sa akin mamaya kung problema mo mata. Hindi ko madalas pinapakialaman yan. Kasi bakit? Maselan yan eh. Baka mamaya magkamali ako, ikabulag mo pa. Diba? Jackpot naman, kung problema tenga. Ilong, lalamunan. Meron mo ba dyan tumutulo ang tenga? Wala. Ang buti naman. Ayaw lang umamin. So, tenga, ilong, lalamunan, yung mga bukol sa leeg, nag-o-opera po ako nyan. Ang practice ko po bilang ENT, head and neck surgeon, more than 10 years na po. Naka-base ako ngayon, ang kaisa-isang ospital ko na lang po, na dati galing sa apat na ospital, iniiwan ko na po yung tatlo, dito na lang po ako kalamba. Familiar kayo sa ospital namin? Nandito, di ba? Mahal mura. Mahal. Lahat naman ng private hospital mahal, tama? Totoo, ang mura, government hospital. Kaya lang, ang point ko, ang tao sumisiksik pa rin sa private. Bakit? Siguro, kulang din ang tiwala natin sa government hospital. Baka iniisip mo, serbisyo ng doktor, alanganin ka. Kulang siguro ang mga gamit, laboratorio. Kaya ayaw natin usually sa government hospital. Marami naman po magagaling ng doktor dun eh. Kaya lang, aanin mo magaling kung walang gamit. Di ka rin maoperahan kung kailangan, di ba? Kaya lang, isang point ang gusto namin maintindihan sa gabing ito. Madalas naman, tayo nagkakasakit one point in time ng buhay natin. Minsan malala, minsan simpleng sakit. Sipon, ubo, trangkaso, dengue, etc., etc. Ang point ko, napapagastos talaga tayo. Mas madalas ka magkasakit, mas madalas ang gastos. Parang ganun lang naman eh. Huwag tayo kasing umasa na may doktor. Huwag kang umasa, may antibiotic. Huwag kang umasa, may ospital. Kasi hindi po yan solusyon sa hindi mo pagkakasakit. Di ba? Temporary, oo, pagagalingin ka. Pero ang tanong, hindi na ba uulit ang sakit mo? Uulit pa rin yan. Ang maganda po kasi, lagi naisip natin, i-prevent ang sakit. Di ba? Naririnig mo na yun dati, prevention is better than cure. Agree kayo doon? Agree tayo, no? Kaya muna natin pag-uusapan sa programa ng First Vita Plus, hindi yung kitaan. Kalusugan muna. Kasi naniniwala po ako, health is wealth. Tama ba yon? Okay lang ba sa inyo, mayaman ka, may sakit ka? Siyempre hindi, di ba? Pangunahing kasing kayamanan daw ng tao, kalusugan. Ngayon, kung mayaman ka at malusog ka, yun ang best. Di ba? Sa amin po sa First Vita Plus, ang daming ganun. Gusto niyo rin? Siyempre naman, di ba? So, dito po ang pag-usapan natin, unang-una, paano ka iiwas sa sakit, no? Dito, hindi natin i-discuss kung anong antibiotic ang gagamitin mo, kung anong injection. Ang gusto namin kasi, hanggat maaari, walang intervention. Yung bang naturally, nakakaiwas tayo sa sakit. Di ka nagkakasakit, di ba? Kasi kung papansin ninyo, ako po, nagsasalita sa harapan nyo, isa po akong doktor, no? Hindi po sinasadya ang pagsali ko dito sa First Vita Plus. Bakit? Tingnan nyo po ha. Ang First Vita Plus po, natural health drink. Nandun na yun. Maganda naman ang ibig sabihin, natural health drink. Kaya lang, saan po kaya galing? Nung pinaliwanag sa akin nung araw, nung pinakita sa akin nung araw, ito po nakita ko, prominente, puro dahon. Sa palagay mo ba ang doktor natutuwa sa dahon? Hindi, allergic kami dyan, galit kami dyan. Di ba? O para po sa akin, imagine nyo po, 10 taon ako nagmedisina, pag-aaral, no? Pagkatapos ng training sa medicine, nag-training pa po ako ng ENT, 4 na taon, 14 long years. 14 long years na siguro puyat, pagod, lahat na nandun. Tapos ibabalik mo ako sa dahon, palagay mo tama yon? Parang mali eh. Alam nyo, nung araw, nung una po akong in-invite dito, kasi medyo matagal na rin po ako dito, 6 years na ako eh. Ang sabi ng kaibigan ko, may i-offer to sa aking produkto, makakatulong sa practice ko. Excited din man ako. Akala ko kasi instrumento ng iaalok sa akin. Kasi bakit? Technician eh.
Iniisip ko, baka related doon, instrumento pang opera, ibebenta sa akin ng mura. E di okay nga. Kaya lang, ano nakita ko? First bite of plus, nadismaya ako. Sabi ko nga, hindi para sa akin yan eh. Tatlong buwan po akong nililigawan, umatin, umupo man lang yan, hindi ko ginawa. Bumili ba ako kahit isang sachet? Hindi po ako bumili. Bakit? Nanindigan po ako bilang doktor, ayoko ng herbal products. Kaya lang, obviously, may nangyaring kakaiba. Bakit? Nasa harapan niyo ako ngayon eh. Ako ngayon magpapaliwanag. Ibig sabihin, dating super negative, ngayon, hindi na. Bakit? Speaker na nga eh. At tandaan niyo, wala akong bayad dito. Bakit dati ayoko nandito ako? I-shortcut ko na lang, no? Kasi may maganda kaming ibibigay sa inyo yung lesson o yung mga tips kung paano ka makaiwas sa sakit. At sigurado naman ako, marami sa inyo nakarinig na ng product. Marami sa inyo nakainom na ng produkto, di ba? Sino sa inyo ang sa totoo lang nakainom na ng First Vita Plus? Taas ang kamay. O di ba, halos lahat naman eh. Sino hindi pa nakakainom pero alam na ang First Vita Plus? O di halos lahat, alam na rin pala. No? Kaya minsan, hindi ko na masyadong dinidetalye ang produkto eh. Kasi bakit? Alam nyo na eh. At sigurado ko, umiinom ka dahil alam mo, makakaganda sa katawan mo. Imposible namang inom ka ng ilom, wala lang. Diba? So, ipapaliwanag namin ng konti yon. Kaya lang, kunin ko muna o ipaliwanag ko muna istorya ko kung ba't ako na-involve. Diba sabi ko kanina, negative ako tatlong buwan. Ayoko talaga umatend eh. No, ayoko talaga sumali. Ang iniisip ko, kaya ako pinapasali, health product eh. Diba? Kita naman po sa sachet, kung kukuha tayo ng sachet ng First Vita Plus, ito po yung isa. May nakasulat kasi dito eh. Natural health drink. Diba? Ibig sabihin, pangkalusugan. Hindi naman iinumin lang eh, na parang sito, pamawing uhaw. Diba? May pangakong kalusugan. Naisip ko, kaya po ako pinipili sumali, kasi nga, pangkalusugan. Pag nireseta ng doktor, lalakas benta nila. Yun ang naisip ko, gagamitin lang ako. Pangalawa, naisip ko, siyempre, health program, may magse-seminar, kailangan speaker. Ang feeling ko din, gagamitin ako speaker. Eh, ayaw na ayaw ko nito nung araw. Tingnan nyo, nandito ko ngayon sa inyo. Diba? Kaya ako pumapayag ngayon, galing pa nga ako sa clinic eh. Katatapos ko lang po mag-clinic. Kumbaga, pagod na, kumita naman, pwede na magpahinga. O kaya lang sumaglit muna ako dito para bigyan ko ng magandang tip. Na mamaya, pag uwi nyo sa bahay, tandaan nyo, papakinabangan nyo to habang buhay. Kaya magpasalamat po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Palakpakan nyo rin po sila. Ha? Minsan nga, hindi lang sapat talaga yung palakpak eh. Dapat paglabas, i-lips to lips nyo. Okay lang yan. Kasi angel yan ang buhay mo. Imagine mo, gusto niya umiwas ka sa sakit. Pangalawa, gusto niya umamat ka. O, di ba? Hindi niya pinagdamot eh. Yun narinig niya dito, no? So, dito po, itong story kung bakit ako na-involve sa First Vita Plus. Di ba sabi ko, ayoko? Kaya lang, ang weakness ng doktor parate, libre. Di ba? Sanay kami sa libre. Pag kami kinocover ng MedRep, libre ang sample na gamot. Di ba? Libre prescription pad, libre ballpen. Diyan nga, sa bag ko, tatlo-tatlong ballpen kanina nakuha ko sa MedRep. Libre lahat. Di ba? Libre merienda. Pinapansit pa ako kanina. Di ba? May baon pa pauwi. Imagine niyo, libre ang seminar dito, seminar sa abroad. Lahat. Spoiled talagang doktor. Kaya madalas, pag doktor target mo, huwag mong bebentahan. Dapat bigyan nyo lang ng libre. Bakit? Sanay yan sa libre talaga eh. Wala tayong magagawa doon. No? Sinanay kami ng sistema. Kaya minsan naiisip ko, hindi kaya pambabribe yun? Ano sa palagay mo? Pwedeng ganun, di ba? Para nga naman, kung sino mas malakas magbigay, paboran ng reseta namin. Di ba? Ang problema po kasi, pagka po ang doktor, binibigyan mo ng malaking pabor, saan binabawi? Palagay ko sa gamot. Di ba? Kaya naiisip ko, hindi kaya ang doktor ang isa sa reason kung ba't malang gamot sa Pilipinas? Pwede rin. Di ba? So yun po aralin natin ngayon, no? Nabigyan ako ng tatlong samples ng kaibigan ko. Nalinawin ko, kaya ko lang po kinuha, isang reason lang, libre. Iinumin ko ba? Hindi. Bakit ayoko inumin? Natatakot po ako. Kahit doktor ako, tao din ako. Bakit ako natatakot? First time ko narinig nung araw, 6 years ago, First Vita Plus. Ang problema, hindi ko narinig, hindi ko nakita sa TV. Sa tao ko lang narinig at nakilala. Diba ang tao kasi, lalo tayo, pag bago ang produkto, mas okay sa'yo pag sa TV mo napakinggan o nakita. Di ba? Para yung mga kinukomersyal sa atin, kahit bagong product, automatic, nakita mo sa TV, hawak ng artista, kinakain nila, okay na sa inyo. Pero pag wala sa TV, diskumpiyado tayo parate. Hindi kasi natin alam kung saan ang galing eh.
Lalo na nung araw po, ang Vita Plus po, hindi ganito kaganda ang packaging. Ano itsura niya? Aluminum foil o may nakaprint lang sa gitna, parang maliit na sticker. O siyempre, natatakot ako. Bakit? Baka pag inom ko, bumula bibig ko. O sino sisisihin ko? Wala. Diba? So, ang point ko, ayoko sana talagang tikman. Kaya lang, medyo naging curious po ako sa lasa. Kasi ang banggit ganito eh. Madali lang naman daw intindihan ng First Vita Plus. Lalo yung produkto. Ano daw to? Gulay na ginawang juice. So, naintriga ako, ano yung lasa ng gulay na ginawang juice? Diba? Kasi may concept naman tayo pare-pareho kung ano ang gulay. At kung ano ang lasa ng gulay. Diba? Kasi ito ah, basically. Ang sabi, ang Vita Plus, ito daw yan. Gulay, ginawang juice. Nung unang pinakilala sa akin yan na ganyan, itong tanong ko, bakit pa siya gagawin juice? Gulay na nga eh, di kainin na lang natin. Subukan mo sa probinsya magpaliwanag ng Vita Plus. Pag tinanong, saan ba galing yan? Galing sa limang gulay. Banggitin mo yung limang gulay, anong sasabihin? Eh, bakit pa ako bibili niyan? Ang dami namin yan. Kakainin ko na lang. Ang point ko, naiisip nila, pag bumili sila ng ganito, dagdag gastos lang. Totoo naman eh. Bakit? Tingnan nyo. Paano mo kinakain ng gulay? Di ba ulam? Totoo yun. Ibig sabihin, kainin mo, may kanin. Lagi may partner. Pag sinayo yung ulam, may kanin. Meron ba kinarinig na tao? Nagmimerienda, talong. Inangasab talong o kaya kalabasang inangat-ngat merienda. Diba? Walang ganon. Ang point ko, ulam. Paano yon? Example, tanghalian. Bumili ka ng isang ulam, isang platitong gulay. O, vegetarian ka eh. Gusto mo gulay. O dahil sabi ko nga, ulam, may partner yan, isang platong kanin. Hindi naman pwedeng walang panulak. Baka masamid tayo eh. Diba? Dati, sanay ka ang panulak mo, kundi tubig, juice. O kaya, soft drinks. Kaya lang, nataniman ka na mahusay pala ang juice na First Vita Plus dahil galing sa gulay, bumili ka ng Vita Plus ngayon. Yun ang panulak mo. Yung gulay na ginawang juice. Gulay, gulay. Di ba pareho lang? Gumastos ka sa dalawang bagay, pareho lang. Practical ba yon? Tingin ko, hindi. Di ba? Nagdoble-doble lang, oh. O dahil doble-doble, di tanggalin na natin isa. Tanggalin mo na lang ito. Anong natira? Yung juice. Ibuhos mo sa kanin, ulam. Pwede ba? Pwede. Pagbata, pwede. Di ba? Isip bata, pwede rin. De, ang gusto ko lang ipunto sa inyo, di ko kasi alam ang reason nila nung araw. Bakit nga ba gagawin pang juice? Sa akin kasi, diretso na lang. Kasi ipaliwanag mo sa probinsya. Kaya ginawang juice kasi, masustansyang gulay ang pinili. Ang sasabihin sa'yo, eh di lalo na dapat lecture na lang para unahin kainin ng tao yun. May point din naman. Di ba? O tingnan nyo ah. Tingnan po natin kung ano yung pinanggalingan na gulay. Kasi basic naman eh. Ang First Vita Plus, nakasashay. Bakit? Natural health drink siya, powder form. No? Ibig sabihin, powder form, para mainom na juice, ititimpla natin sa isang basong tubig. Iklaro po natin lagi yan ha. Isang basong tubig. 240, 250 ml. O 8 ounces kung dedehan ng bata. No? Ganon po ang dami ng tubig. Bilin nyo yun. Kasi minsan nagkakamali sila, kalatang, tinitimpla isang litro. Wala nang lasa kasi pagka ganon eh. No? So dapat isang baso lang pong tubig. Pwedeng mainit, pwedeng malamig. Depende sa sitwasyon. Ano daw sitwasyon yun? Halimbawa, ang init ng panahon, gusto mo refreshing. Ano maganda? Malamig na tubig. Pag may sore throat, ano maganda? Siyempre mainit na tubig. Ganon lang naman eh. No? Depende rin sa kursunada mo. Pero base po sa mga pasyente ko na nabigyan ko, usually ah, pag may sakit, ang sabi sa akin, mabilis daw umepekto pag lukewarm ang tubig. No? O tingnan nyo, ang daming umuo. Bakit? Totoo po yun eh. Naniniwala din ako doon na kahit papano po kasi, yung init ng tubig, energy yun eh. No? Ibig sabihin, mas mabilis siguro lalong ma-activate kung ano yung maganda sa Vita Plus. Mas mabilis ma-absorb ng katawan ng tao. Parang ganon, no? So, ito lang ang Vita Plus eh, no? Powdered juice drink, pero hindi lang basta pamawi ng uhaw. Diba? Pinakita ko rin kanina, natural health drink. Pansinin mo yung gitnang salita. Health, ibig sabihin kalusugan. Diba? So, ito binili po ng tao, hindi basta pamawing uhaw eh. Nung araw, wala halos gustong bumili. Kaya lang ngayon, no? Million-million na po ang umiinom ng First Vita Plus. Grabe. Napakarami na pong gumagamit. Bakit? Siguro may magandang napala. Kasi unang-una, i-analyze natin. Health drink. Ibig sabihin, may pangako. Kaya ka nag-try, siguro nung araw, kasi nga, ang pangako nito, may pangakong kalusugan. Baka sakali, uminom ka,
umukay kung ano nararamdaman natin. Example lang, kung ang produkto hindi magaling, may pangakong health, ininom mo, walang nangyari maganda sa'yo. Tanong, uulit ka pa kaya? Siyempre, hindi na. Tingnan nyo ha, ang Vitaplus dati kukunti umiinom. Bakit ngayon milyon-milyon? Bakit ngayon hindi lang Pilipino, pati ibang lahi? Diba? Ibig sabihin, totoo ang produkto sa pangako niyang kalusugan. Palakpakan nyo naman ang Vitaplus doon. Natutuwa ako kasi 6 years pa lang company. 6 years ang company, alam nyo, milyon na pong taong natulungan pagdating sa kalusugan. Yung iba, simpleng sinusitis lang, allergic rhinitis. Kaya lang, yung kabilang extreme, mga may cancer, may bukol, mga sakit na hindi gumagaling sa doktor, natulungan ng produkto. Nakakatuwa eh. Kaya lang, on the side, hindi lang pala kalusugan ang nabago sa Pilipino. Nakakatuwa eh. Napapagmalaki po ang kumpanya, pinagmamalaki ko lubusan. Bakit? Sa loob ng 6 na taon niya, na pinush ang First Vitaplus sa Pilipinas, alam niyo po, ang multi-millionaires at millionaires no, na naproduce ng First Vitaplus as of May 2012, nasa 10,000 na po. Imagine niyo. Na-imagine niyo ba? Ikumpara mo sa isang kumpanya na matagal na. Di ba? Yung mga kumpanya nagwa 100 years na ngayon, kinukommercial pa nga eh. Tanong, sila kaya, ilan na ang naging milyonaryong empleyado nila? May naririnig kayo? Siguro ilan-ilan. Nabibilang sa daliri. Imagine mo, First Vitaplus, oh, 10,000 na mahigit ang milyonaryo at multi-millionaryo. Eh, tatagal pa po ang company ng ilang taon. More than 10 years. Probably 20 years or more. Kung sasali ka, pagdating ng araw, isa ka na rin sa milyonaryo. Okay ba yun? Kaya maraming yumaman, kasi ang battle cry natin dito, iwas sakit. No, ibig sabihin, hindi ito kasi yung kumpanya na ang gusto, puro kitaan ang pag-usapan. Kami po, totoo, no? Ang gusto namin, makatulong muna sa kalusugan. Kung may kita, kasunod na po yun. No? Kaya lang, maganda, lagi namang nagsusunod. May natulungan ka, hindi po naiiwanan yung kitaan doon. No? Pag-usapan natin, no, yung kaso ko. Kaya po ako napasali dito, natikman ko lang product. 3 produkto lang po ang binigay sa akin. Naulitin ko, kaya ko lang tinik, kaya ako ininom dahil libre. Pangalawa, kaya ako inubos kasi masarap. Yun lang po naman eh. Wala ko ina-expect ko anong mangyayari maganda sa akin. Kaya lang tingnan nyo ah, bakit ako napasali? Bilang doktor, meron din po akong problema na daladala ko for the past 17 years. Totoo, naging successful ako sa practice, sa career ko bilang ENT. Maraming naoperahan, maraming pasyente sa outpatient, marami din pera. Kaya lang nakaipon din ako ng sakit eh. Diba? Marami sa atin siguro ganun. Yung matatanda na sa kumpanya, diba? Bukod sa dumadami yung payslip mo na wala ng pera, dumadami din ang sakit natin. Ang doktor ganun din eh. Ang kaibahan lang namin, dumadami pera namin, hindi puro payslip. Diba? Ang problema, nagkakasakit din. Isa sa problema ko na daladala ko ng 17 years, constipated po ako. Imagine nyo, 17 years akong constipated. No, bilang doktor, palagay nyo ba nagpapacheck up ako? Hindi, doktor na ako, ba't ako magpacheck up? Diba? I-analyze ko na ang problema ko, i-diagnose ko sarili ko, aralin ko ang solusyon. Pwede naman eh. Alam ko naman ang libro eh. Alam kong aralin. Diba? So, yung unang taong ko po, siguro mga 1 to 3 years, may ginagamit po akong isang gamot. No? Lagyan na lang natin siya ang letter D. No? Alam niyo naman siguro yun, bulong ko na lang, Tulkulax. Baka sabihin kasi sa ano, nagpo-promote ako eh. No? So alam na natin yon. 1 to 3 years yan ang gamot ko. Kaya lang, after 3 years, parang ayaw na. Kumbaga, di ba, sanay tayo doon, naririnig ko sa mga pasyente, Dok, ayaw nang tumalab sa akin, na-immune na yata ako. Ganon tayo minsan eh, di ba? Nasasanay ang system, no, nagko-cope system mo. Nung 3 to 5 year, nagdagdag pa po ako ng isang gamot. Ito po, letter L. Naksuperal. Narinig niya. Alam niya na yun. Di ba? So, ginagamit ko siya combination o kaya alternate. Depende kung paano umayos yung pagdumi ko. No? Kaya lang, nung more than 5 years na, parang ayaw pa rin tumalab na ulit. Nagdagdag po ako nung time na yun, nauso po yung mga fiber supplements. Marami naman brand dyan eh. Di ba? Yung mga fibers, nauso nun eh. Bulk daw para mas maganda ang pagdumi natin. So, nagdagdag po ako. Kaya lang, nagdagdagan pa ng 2 taon, no? Ayaw na rin, parang kulang na naman. Ang problema, dinadamihan ko na ng fiber. Dinadamihan ko na ng pagkain ng fruits, no? Kaya lang, siyempre, pag constipated ka, minsan matigas ang dumi, sumusugat.
Kaya po, nung dulo, nagdagdag pa po ako ng isang gamot, pero hindi iniinom, ointment. Sabi niya, ba't may ointment? Alam mo, sa tenga ilagay, constipation usapan natin. Alam niya na yun kung saan nilalagay, di ba? Apat. Sa story ko na 17 years, nagsimula po ako isang gamot, di ba? Tapos, umandar ang panahon, naging apat ang ginagamit ko. Tanong, gumaling kaya ako dyan? Analysis nyo. Palagay ko hindi. Kasi, di ba, hanggang dulo ginagamit ko eh. Kasi, kaya ako pinapaliwanag yan. Baka yung iba sa inyo, ganyan din ang sitwasyon. Pwedeng hindi constipation. Halimbawa, isang araw, sumakit ang batok mo. Punta ka sa doktor mo. Chinek ang blood pressure mo. Mataas ang blood pressure. Di ba, hypertensive ka pala. Bigyan ka ng isang gamot, pampababa ng BP. Siyempre, may follow-up yan. After 3 months, balik sa doktor. Pagdating sa doktor, may laboratorio na naman. Nakita mataas ang kolesterol. O di isang gamot ulit. Dalawa na. Di ba? After 1 year, namamanas na paa mo. Balik ka ulit kay doktor, bibigyan ka pa ng isang gamot, pampaihi naman. Pagputok ng bola, 8 to 10 ang gamot mo pagdating ng araw. Totoo bang nangyayari? Nangyayari yan eh. Di ba? Kasi kaya po ako napaisip to, kasi ganito eh. Palagay ko naman, hindi ka doktor, doktor ako, kaya lang pareho ang konsepto natin kung ano ang gamot. Diba? Iklaro ko sa inyo. Kasi naiisip ko eh, parang ang nabago na yata ang konsepto natin ng gamot. Kasi sa palagay ko, ang gamot, alam mo eh, anong role ng gamot? Iniinom mo para gumaling ang sakit mo, karamdaman mo. Diba? Yun ang gamot. O kaya lang, baka nga nabago na ngayon. Tingnan po natin. Kaya nung araw, hindi maniwala ang tao dito na makakatulong eh. Kasi bakit? Ang unang-unang binabasag ng VitaPlus, yung konsepto kung ano ang itsura ng gamot na nakalagay sa isip mo. Pag tinanong kita, ano ba ang gamot? Di ba naiisip mo, tableta, capsule, o kaya syrup na masama ang lasa? Nandito ba yon? Eh, hindi. Ang sarap pa ng VitaPlus, powder pa. Di ba? Hindi tableta. Kaya hindi mo iisipin, makakagaling to eh. Pangalawa, kung bibigyan po kayo ng flyers, kahit tingnan po natin yan, nasa gilid na yan. Tingnan nyo ha. Ito kasi ang second reason, kaya ayoko sumali. Bakit? May nakasulat oh. Mga sakit daw. No? Diabetes, anemia, sakit sa puso, leukemia, cancer, sirap sa pagdumi, UTI, sakit sa bato, dysmenorrhea, hikaubosipon, lagnat, UTI. Ang dami nakasulat ha. Diba? 20 mahigit yan. 20 mahigit na sakit, ilan daw gamot ang iinumin? Isa. Isa na kung gamot pa. Diyos nga eh. Maniniwala kayo? Siyempre hindi. Kung hindi maniwala ordinaryong tao, lalo ang doktor. Kasi sa atin, di ba, kahit di ka doktor, alam mo to eh, isang sakit, isang gamot. Kuha tayo ng sakit. Halimbawa, ang problema natin, hika. Ano po ang gamot sa hika? Bentolin. Kadalasan. Favorite yun eh. Salbutamol. Bumili ka ng Bentolin, inatake ka ng hika mo. 1 week, ininom mo yung gamot, okay ka na. Ang nabili mo, pang 2 weeks kasi reseta ni Duke. Sobra ngayon ng 1 week ang gamot mo. Tinago mo na lang. After 1 week, sumakit almoranas mo. Salbutamol ba ulit? O siyempre, iba na ulit. Siguro na-guess yung gusto kong may-share sa inyo, di ba? Pag dami ng sakit ng tao, dami ng gamot. Kasi isang sakit, isang karamdaman, isang gamot. Tapos sasabihin mo, ito lang. Di ba? Eh, sino maniniwala doon? At tingnan mo kung gaano kalupit, ha? May nakasulat dyan, cancer? Humanap ka dyan ng bedridden na may cancer stage 4. Yung halos patitigok na. Tapos sasabihin mo, cancer ba yan? VitaPlus lang yan. Ano kayong gawin sa'yo? Sasampigahin ka ng kamag-anak nun. Di ba? Akala binibiro mo eh. Papainumin mo ng juice, cancer yun. Di ba? Kaya hindi matanggap ng tao eh. Example pa, humanap po kayo na may psoriasis. Alam niyo yung sakit sa balat ng psoriasis? Madalas, ang may psoriasis, suki ng derma yan. Suki ng doktor yan. Minsan, hindi lang isang taon, dalawang taon, 10 taon. Vice mayor nga natin, 25 years eh. Diba? Kung kilala nyo, si Attorney Porcing. Maya, 25 years sa doktor, oh. Tapos sasabihin mo, psoriasis ba yan? VitaPlus lang yan. O baka tadyakan ka ni Attorney noon. Diba? Eh, 25 years, espesyalista, ang gagamot, nagpunta pa ng abroad, tapos ikaw, hindi doktor, magyayabang kang VitaPlus. Diba? Ang hirap tanggapin. O kaya nung araw, walang bumibili. Kasi ang purpose ng First VitaPlus nung araw, malinaw, pang-iwas sa sakit. Ano ibig sabihin pang-iwas? Prevention. Diba? Kung prevention, ito kasi ang kinukumpara ng tao. Prevention din ng vitamin C. Di ba? Kinukomersyal nga eh, sa cancer din, sa ubo. Di ba? Resistensya, pang-build, no? Kaya lang, comparison, presyo nito at vitamin C.
ang laki ng diferensya. Mura lang ascorbic acid, lalo sa generic. Diba? Samantalang ito, may presyo daw. Eh, pareho lang pang iwas. Kaya lang, nagkaiba kami saan? Sa totoong resulta. Hindi po namin akalain na yung pinopromote namin nung araw na pang iwas, actually, makakagaling o makakatulong sa karamdaman. No? Doon kami na shock. Imagine ninyo, ha? Tulad ko. Dumating sa punto, doktor ako, nagkasakit ako. Ibig sabihin, pasyente rin ako. Diba? 17 years po. Diba? Nag-aral ako, pinag-aralan ko kung anong iinumin ko, nauwi ako sa apat na gamot. Hindi rin ako gumaling eh. Tapos nabigyan po ako ng tatlong sachets ng Vita Plus. Tatlong sachets lang na naupos ko ng tatlong araw, naglaho ang 17 years kong problem. Tanong, hindi ba ako mapapaisip nun? Napaisip ako dun eh. Bakit? Dati, gamot sa butika ang iniinom ko, hindi ako gumagaling. Gamot na tinuro sa amin bilang doktor ang iniinom ko. Tapos ngayon, yung hindi ko alam kung anong ininom ko, yung pa nagpagaling sa akin. Kaya ito po, inanalyze ko eh. Bakit? Maraming natulungan eh. No? Kaya iniisip ko rin, bakit nga ganun? Supposed to be, uminom ako ng gamot. Dapat gumaling ako. Eh bakit hindi ako gumagaling? O ikaw, baka diabetic ko ka. May diabetic ko ba kaming bisita? Diabetiko, si sir, diabetiko, no? Unang-una, tingnan po natin, no? Kasi, matagal na si sir sigurong uminom ng gamot. May mga high blood ho ba din dito? Mga high blood, nakamaintain na po ng gamot? Nakamaintain, di ba? Supposed to be kasi, ang sabi, iinom ka ng gamot. Ang konsepto natin ng gamot, pag ininom mo, gagaling ka, di ba? Yun ang nakatanim sa utak mo, kaya nga ang tawag natin, gamot. Diba? O kaya lang, ininom po yung gamot ko, supposed to be magpapagaling, hindi ako gumaling. Si sir, si ma'am, baka ganun din. Pang diabetes, pang hypertension. Tanong, gumaling na ba sila? Baka hindi pa eh. Kaya nga nandito, siguro, naghahanap ng additional information. Doon po ako napaisip eh, ba't nga ba ganun? Nabago na ba ang konsepto ng gamot sa panahon natin? Diba? So dapat i-analyze natin ng konti. Baka meron tayong nami-miss, baka may kulang. Baka may kulang na hindi sinasabi ang doktor mo. O baka, to the point, kaya pala hindi nakakarating sa inyo, mismo kaming doktor, hindi namin alam. Yun po ang liliwanagin natin ngayon. Baka ito yung kulang sa buhay mo. Baka ito na yung pagkakataon na pag nalaman mo, ginawa mo, totally gumanda ang kalusugan mo. Kasi ang point ko ganito, yung mga diabetiko, usually ano po bang alam nating bawal? Matamis. Bakit ko pinopoint out ko ano yung bawal? Marami sa atin nagpa-doktor na eh. Once in their lifetime, nagkasakit, nagpa-doktor, ina-analyze, dinayagdose, ito sakit mo, ito reseta. Kaya lang pagkatapos nun, bago ka magbayad, ang huling tanong mo kay Doc, Doc, may bawal ba akong kainin? Diba nagtatanong tayo doon? Siyempre, dapat malaman din natin ano yung bawal eh. Kaya binanggit ko, sa diabetiko, anong bawal? Matamis. Sinabi niya na. Pero tanong niyo sa mga diabetiko, anong bilin po sa inyo pagka nakakaramdam kayo nahihilo ng lalamig? Anong kakainin daw? Matamis. Di ba parang conflict? Bawal matamis, pero kakain ka ng matamis pag nahihilo. Di ba? So, ibig sabihin, merong hindi malinaw na konsepto pa rin sa tao. Eh. Pagdating sa mga bagay na ganoon. O halimbawa, high blood. Anong mga bawal sa high blood na alam nyo? Bawal maalat, bawal mataba, minsan bawal ang beans, bawal ang pork, etc. etc. Naririnig nyo na nga sa commercial yun eh. Ang tanong, ang tagal mo nang sinunod ang bawal, gumaling ka ba? Hindi eh. Diba? Ibig sabihin, baka may missing link. Meron dapat tayo pang hanapin. Baka maraming bawal na hindi natin alam. Sa totoo lang, noong na-realize ko yun at hinanap ko, na-shock po ako. Ang dami. Na mismo kaming doktor, hindi tinuturo sa amin, kaya kami, hindi namin alam. Yun po pag-aralan natin. Unang-una, i-discuss natin ng konti ang proseso, bakit ka nagkakasakit. Lalo sa panahon ngayon. Kasi kung titignan natin sa panahon natin ngayon, na iba na po ang sakit. So, para mamaya maintindihan natin kung ano talaga ang relevance ng First Vita Plus sa inyo, no? Banggitin ko lang sandali, ang First Vita Plus, sabi ko, natural health drink. Nagaling daw sa limang gulay, merong additional na flavor po yan, isang prutas. No? I-rundown ko lang, actually, nakasulat naman na doon kung saan siya galing, kaya lang gusto ko isulat po dito para malinaw, no? So, ang Vita Plus, galing daw sa limang gulay. Ano-ano yung limang gulay? Number one, ito po, malunggay. Kung bakit number one na pinili yan, alam na natin ang reason. Hindi ko na kailang explain eh. Sikat na po yan ngayon. Diba? Sa totoo lang, 6 years ago, hindi sikat ang malunggay.
Totoo yan. I-recall mo, 6 years ago, sikat ba? Hindi. Niwala nga sa palengke yan. Ni hindi nga binibili yan. Ni hindi mo nga ginagamit yan eh. Nagagamit mo lang pagkailangan. Nagluto ka ng munggo eh. Kailangan mo, sahog. Pero dahil ngayon, alam ng masustansya, sikat na sikat, di ba? Hanggang doon sa iniinom ni Manny Pacquiao nga daw, meron yan eh. Ano yun? O di ba, sabi nga, with power pack. Sabi nga, parang kinopya kami kasi yung lagay namin, tawag namin doon, power pack din eh. Di ba? Totoo. Kaya lang, gusto ko po i-recognize natin ito na isang bagay. No? Kaya po sumikat ang malunggay sa buong Pilipinas, kahit sa buong mundo, dahil po sa mga unang dealers ng First Vita Plus. Kaya palakpakan nyo rin po sila. O grabe po kasi effort ng mga inong araw. Imagine nyo, nung araw, nag-i-explain kami ganito. Malunggay, masustansya yan. 6 times the vitamin C compared sa oranges. Tinatawanan kami. Bakit? Ang alam mo, pag mataas vitamin C, dapat maasim eh. Eh, hindi man daw maasim malunggay. Kinukutsa pa nga kami. O ngayon, napatunayan, totoo pala. Diba? Hindi lang yon. Mahigit doon, maraming sustansya talaga. Number 2, isa pa pinanggalingan, dahon ng sili. Number 3, saluyot. Number 4, talbos ng kamote. Lahat naman yung apat na yan, usually alam na natin. Karamihan, ginugulan nyo yan. Linawin ko lang yung panglima kasi dito nagkakaroon ng konting ano eh, commotion. Uray. Yung iba kasi hindi kilala ang uray. Totoo yun. Ako nung araw, hindi ko po kilala uray. Ang tawag ng iba sa uray, kulitis. Kaya naisip ko, bakit may damo? Kasi dati po, ang tingin ko dyan damo. Sa Laguna, hindi man kinakain yan eh. Patangas, Quezon, hindi man ginugulay yan eh. Kaya sabi ko, tama, gulay na ginawang juice, apat dyan, gulay. Eh bakit may damo? Hindi ko na naiintindihan nung araw. Ni-research ko na lang po, inaral ko. Nagulat ako, ang tawag pala sa uray, Chinese spinach. Pag narinig mo spinach, gulay ba yon? Oo naman. Bakit? Bata ka pa, kilala nyo na spinach. Gawa ni Papay. Totoo yon. At kilala mo spinach, hindi lang basta gulay. Masustansyang gulay. Sad to say, sa panahon ng bata natin ngayon, hindi na kilala si Papay. Tinatanong nyo ba sila kung kilala nila? Hindi na. Kasi si SpongeBob na po kilala nila eh. Di ba? Ano ibig sabihin? Pag kilala mo si Papay, may edad ka na. Kaya pag tinanong ka, ayaw mo magpanggap na may edad na, hindi ko kilala yon, si SpongeBob kilala ko. So ang point ko, ito pa. Pangalawang tanong sa akin nung araw, bakit daw sa dinami-dami ng gulay, silang lima napili? No? Kasi, nung nilatag po sa akin niya, nung time na yon sikat ang ampalaya. Bakit wala ampalaya? Sikat ang bawang, pampababa ng blood pressure. Hinahanap ko din po dito, bakit wala? Ito pala, kaya napili ng company, may dalawa tayong criteria. Anong una? Unang-una, pinili ng company base sa researches ng mga Filipino scientists. Ha? Pinag-aralan na yun ng mga scientists natin. No? Bukod sa herbalist, botanist, may mga tinatawag kaming doktor na herbalist. Ibig sabihin, MD rin po. No? Na nakasama ng kumpanya nung araw na nag-formulate ng First Vita Plus. Ang unang pinagbasihan nila, ito po, nutritional value. Ibig sabihin, dapat masustansya yung pipiliin gulay. Pipili ka na lang yung din ng lima, hindi yung pinakamasustansya na. Para sa basketball team, first 5, di ba, magagaling. Ganun yan eh. So, hindi ko na kailangan explain ba't number 1 na malunggay. No? Actually, yan po ang nilatag sa amin, pinakamasustansya. Kung ayaw mo bumili ng Vita Plus, gusto mong gulay, i-prioritize nyo po yung limang yan sa kinakain natin. May number 2 pa. Ito po, no? Bukod sa masustansya, dapat daw mataas ang disease-preventing capacity. Ibig sabihin, hindi lang basta sustansya. Anong naitutulong sa kalusugan mo? Kaya din po number 1 ang malunggay, alam niyo po. Sa researches, 300 sakit ang kayang i-prevent na malunggay sa katawan ng tao. Nashock din nga ako dun eh. 300? Imagine nyo ha, ENT po ako. Bago ako naging ENT, 10 taong medisina, 4 taong training para maging ENT. Bukod pa yung college, bukod pa elementary. Tapos natapos ako, specialista ako, siguro less than 100 ang kaya kong gamutin. Daig pa ako na malunggay, hindi nag-aaral ng medicine. Di ba? Kaya nakaka-challenge eh. Dapat gagalingan ko pala para matalo ko malunggay. So ito po yung maliwanag. Yan po ang criteria, ito ang lumabas. Ngayon, kung mas magaling ka sa mga Filipino scientists, palitan mo isa. Bahala ka na. Sa amin, nilalatag namin, base sa researches. No? So, ano lang ginawa? Kasi ang tao, alam naman natin ang importansya ng gulay. Kasi bata ka pa, naririnig mo na yon.
Diba? Bakit importante ang gulay? Sabi nga ng nanay, ng lola, nung araw pa, bata ka pa, kain ng gulay para humaba ang buhay. Hindi ilong, hindi buhok. Buhay. Ha? So maliwanag yun, importante po ang gulay. No? Kaya lang, sabi nga nila, sa panahon ngayon, bakit kailangan gawin pang juice? No? Mamaya, pupuntahan ulit natin yon. Pero bago tayo pumunta doon, kasi ang unang-unang kailangang masagot sa isipan nyo, ito eh. Bakit ako iinom niyan? Kasi bakit mo kailangan sagutin sa sarili mo yan? Bibili ka eh, gagamit ka eh, may gagastusin ka. Naniniwala ako, pag hindi mo kailangan, huwag mong gastusan. Diba? Sayang pera eh. Kaya dito, nililiwanag namin sa inyo, ano ba silbi nung produkto para sa katawan natin? No? So unang-una, health product yan. So ibig sabihin, ang pag-usapan natin, kalusugan. No? Tingnan natin, kung itong kasagutan na to, sasagutin yung why mo sa buhay, i-consider mo ang Vita Plus. Kung hindi naman, consider mo rin yung limang gulay na yan. No? Ito po, umpisahan natin sa pag-analyze ng word na sakit. Kasi dyan naman tayo mag-focus talaga eh. Disease. At gusto ko maintindihan yung isang bagay na hindi tinuro sa akin sa medicine. No? Saan nanggaling ang salitang disease? Akala ko nung araw isang salita yan na nagpe-pertain sa sakit. Ganun lang. Ganun kababaw. Pero i-dissect natin. Ito po yan eh. Disease. Anong root word is? Ano ibig sabihin ng disease? Your body is not at ease. Kaya kami sakit. Ganun pala yun. Kasi kung ma-analyze yun ng ganun, mas madali palang intindihin ng sakit eh. Your body is not at ease. Wala ka sa sentro, wala ka sa balansi mo, kaya kami sakit. Ibig sabihin, hanapin natin. Ano ba yung balansi-balansi niyo? Para mas naintindihan natin. Bakit? Ilalagay mo lang daw sa balance ang katawan mo, mawawala sakit mo eh. O di ganun kasimple. Kailangan pa ba, doktor, sa balancing? Hindi na. Baka nga may pabigat pa yun eh. Diba? Pag narinig natin sentro, balance, ang is kasi, command yan sa military, at is. Sa Tagalog, tikas, pahinga. Anong posisyon yun? Diba nakaganon ka? Nakaganon. Kasi pag nakaganyan ang posisyon mo, center of gravity mo maganda. Hindi ka basta natutumba. Kasi kaya may this opposite eh. This is. Your body is not at ease. Parang pag sinabi mo isang tao, hindi honest. Ang tawag sa kanya, dishonest. Ganon din pala eh. Ibig sabihin, pag-usapan natin yung binabanggit na balanse, ang katawan mo pala, parang siso. Ibig sabihin, oras-oras, minuminuto, nagbabalansi ka. Kung sinong manalo, nandun ka. Dalawang side na pag-usapan natin. Itong kabila ang tinatawag natin na health side mo. Kalusugan. Yung pabor ba sa pagkakaroon mo ng magandang kalusugan. Sa kabila, nandito po yung disease side. Ito yung mga factors kung bakit ka nagkakasakit. Ibig sabihin, kung ano ang mas mabigat, nandun ka. Diba? Doon magtitilt ang balance mo. Pagdating sa health kasi, ganito yan. Napakasimple, no? Kung susundin lang natin, hanggat maaari, no? Bibihira magkakasakit sa tao. Kasi naniniwala ko na alam nyo rin, lahat ng bagay may kanya-kanyang kaukulan. Diba? Anong ibig i-point doon? Ikaw tao. Diba? Halimbawa, nabuntis ka. Manganganak ka. Siyempre lalabas sa'yo, tao. Diba? Ito, tao ka. Alam mo, maglabas ka ng aso. Diba? Ang point ko, paglabas ng bata, dapat, ang unang-unang binibigay, ang pinifeed natin, breast milk, gatas ng tao. Kaya lang sa panahon natin, anong binibigay natin? Gatas ng baka, cow's milk eh. Yung milk formula, pinaganda nga ang tawag, tinawag milk formula, pero cow's milk din yun eh. Ang point ko, yung first step na binigay sa atin ng creator mo, binago mo na kaagad eh. Kaya umpisa pa lang, sablay na ang tao eh. Imagine ninyo to, bagong panganak ang baka, dede-dede kaya sa'yo? O baka hindi. Samantala ang anak mo, literally, pinapadede mo na gatas ng baka eh. Kaya minsan tingnan mo, baby pa lang. Dok, nagpunta sa pedya. Constipated, ang tigas ng dumi ng baby ko. Ah, baka mali ang gatas. Tama na may sagot, mali ang gatas. Yung pala, papalitan lang ng brand. Tama na ba yung brand? Hindi, cow's milk pa rin eh. Yung first step, sumala na tayo. Alam nyo naman natin, naririnig natin yung importansya ng breast milk. Diba? Ang pinaka magandang component na naririnig mo, yung colostrum. Diba? Naririnig yun eh. Kaya lang minsan, ang nanay kasi, ang pag-intindi ng colostrum, napakababaw. Akala nyo kasi, antibody lang, antibiotic. Ganun lang ang role. Actually, ikumpara mo ang tao sa computer para mas maintindihan mo ang colostrum. Bumili ka ng computer ngayon, after 1 year, ina-upgrade ba ang program? Di ba, oo. Para nung araw, di ba, Windows 1, ano na ngayon?
Sabi ng matatanda, ano yung window bintana? Ano yung program? Di ba 7 na ngayon yata? Totoo yan, bakit? Ina-upgrade eh. Hindi pwedeng hindi, babagal ang ano mo, computer mo. Ang program ng tao, nasa colostrum. Isa yan eh. Diyan nilagay ng creator mo. Ibig sabihin, kung ang bata mo, napadede mo ng breast milk, especially yung first portion, yung may colostrum, maa-upgrade ang immune system. Naandun eh. Nasa colostrum ang experiences ng mga nanay. Nabuhay ka ng ilang taon, nagkasakit, gumaling. Ang solusyon, nasa colostrum. Ibibigay mo sa bata, upgraded ang system. Kaya lamang-lamang, pag breastfed ang bata, bihira nagkakasakit. Yun eh. Yun ang role nun. No? Ibig sabihin, kinopia lang yung colostrum nung sa computer na program. Ganon din ang konsepto nun. Kaya napakaganda na pagkakagawa sa tao. So, ibig sabihin dito, unang-una, yung breast milk. Importante yun. Natutuwa nga ako sa panahon natin, pinopromote na ang breastfeeding. Diba? Pangalawa, naririnig mo naman to. Vaccination. Diba? Bakuna. Ang bakuna, maraming sakit talagang naiwasan ng tao dyan. May mga nawala nga tulad ng smallpox eh. Nawala po yun sa face of the earth, sabi nga nila. Nasa laboratorio na lang daw po ang live smallpox viruses. Wala na po sa tao. Na-eradicate gawa ng bakuna. Bihira na rin po ang nagkakapolyo gawa din ng bakuna. Kaya magpasalamat din tayo sa bakuna. No? Measles, mumps, rubella, bihira na tinatamaan dahil di sa bakuna. Ang problema, dumami ang bakuna masyado. Napansin nyo ba? Totoo, maraming essentials na bakuna. Kaya lang naniniwala po ako, hindi lahat yun importante. Diba? Bakit ko nasabi? Kasi tingnan natin, ang analogy ko kasi ganito. No? Ang tao, na-expose ka sa mikrobyo. Nagkakasakit ka, trangkaso, etc., etc. Vaccination yun eh. Yun ang natural vaccination mo. Yun ang proseso mo eh. Bata ka, nagkakasipon ka, labas-masok sa ilong mo. Diba? Totoo yun. Nakikita nyo ba yung mga squatter? Hubot-hubad. Ang laki nang tiyan, no? Labas-masok ang sipon. Pero pag laki yan, tingnan nyo, ang titibay na resistensya. Nagpapaulan nga eh. Anak mo, hindi nauulanan. Hindi sinisipon. Pero tingnan mo, lagi may asthma. Diba? Ang sakit eh. Diba? Bakit? Wala yung natural immunization. No? Alam nyo, sabi nga sa ibang research, mas maganda pa yung bata, yung first setup ng ngipin, maagang nabubulok, nagkakaganon. Bakit? Yung tubo mas matibay. Bakit? Nai-immune ang system mo, lalo yung sa ngipin mo, doon sa mikrobyo na sumisira sa ngipin mo. Ganon daw yun. Unlike pag alagang-alaga yung ngipin, yung second set ng tooth, sabi nga na ng teeth, medyo mahina daw. Sabi nila. Kasi bakit? May natural immunization. Kaya lang, nag-intervene ang tao eh. Nagbabakuna tayo actively. No? Sa akin, ang point ko, sino po dito ang isa lang ang bakuna sa buong buhay nila? Taas ang kamay. Yung isa lang ang pagkakaalam nilang bakuna. O sila, ma'am. Ako ganun din eh. Ano yun? Usually, dalawa yan. Hindi lang natin na-experience yung isa kasi yung isa dito, BCG. Diba? Meron lahat halos nun. Nung araw kasi sa eskwelahan yan, pipila. Ibig sabihin, pag wala ka nun, nagtago ka. Natakot ka eh. Ano ba? Oo. Kaya ako po, wala akong BCG. Ibig sabihin, nagtago ako nun. Hindi po natakot sa turok. Natakot kasi ako, nakita kong karayom, hindi pinapalitan. Di ba nung araw, iniinit lang, tapos next. Nakatakot naman yung ganun. Hindi pinapalitan. Ang pangalawang bakuna po natin, yung patak. Sa polio kasi, hindi injection. Pinapatak lang. So basically, yung mga elders natin, isa o dalawa ang bakuna. Ang bata po ngayon, ilan ang bakuna sa pagkakaalam nyo? Dami. Di ba? Alam nyo, pagkukumpletuhin natin, sa protocol po ng mga doktor, lagpas-sampu. Lagpas-sampu yan. No? Minsan nga, nadadagdagan pa na nadadagdagan. Ba't kaya nadadagdagan? Ang iniisip ko, hindi kaya dahil sa negosyo na lang. Kasi totoo naman, mahalaga daw ang bakuna. Kaya lang ang point ko, ito kasi ang naging comparison ko. Tingnan mo, ang bakuna dapat daw umiwas sa sakit. Tayo, isa dalo ang bakuna. Ang bata mo, mahigit 10. Comparison, ang daming protection sa kanila. Eh bakit magbago panahon? Sino nasa ospital? Ikaw ba sila? O bakit ang bata mo? Eh, ang daming bakuna. Diba? May reported cases pa po o mga pag-aaral na sinasabi, kaya daw maraming autistic na bata dahil sa bakuna. Marami bang autistic na bata ngayon? Diba marami? May school na nga na special child eh. Diba? Kaya ikaw swerte ka. Isa lang bakuna mo at least hindi ka autistic ngayon. May autistic ba? O mukha lang daw autistic.
naririnig na lang natin ang mga supplementation. Especially ito, multivitamins and minerals. Totoo, tagal mo na umiinom nun eh. Bata ka pa. Hindi pa uso yung ibang vitamins, nakatiki-tiki ka na. O, di ba? Sinsan niya umabot ng tiki-tiki? O, pag umabot ka nun, mayayaman kayo. Kasi nung araw, hindi uso vitamins sa probinsya. Bakit? Katatapos lang ng gera, walang masyadong pera. Ang vitamins, ano? Bayabas. Di ba? Prutas. Nandun nung araw eh, no? Kaya lang pumunta tayo dito sa side ng diseases. No? Kasi kung titingnan natin, mas maraming tao may sakit ngayon eh. Ano ibig sabihin? Nananalo to. Hindi nananalo to. Bakit? Napabawasan nga eh. Di ba? Nabawasan na wala ang breastfeeding natin. Ang supposed to being multivitamins natin na binibili mo, ang tanong, sapat kaya? Totoo kaya ang sinasabi ng commercial na complete? O yun ang i-analyze din natin. No? Punta tayo sa disease side. Unang-unang kalaban ng tao since time immemorial, mikrobyo. Bacteria, viruses, fungi, di ba kalaban ng tao yan? No? Yan ang karamihang pumapatay sa tao nung araw. No? Pangalawa, naandyan din yung tinatawag nating pollution. No? Kaya lang, may third factor po dyan na pinakamabigat. Yun ang pag-usapan natin. Ito ang deciding factor kung bakit ang balance mo napupunta ngayon sa sakit. Kung bakit ang bata mo laging may sakit. Nandito yan eh. Sa pangatlo, no? So kung titingnan natin dito, may importante pa lang nangyari. Binanggit ko kanina, halimbawa ito, bacteria, viruses, o microbes in general. Nung araw, sinabi ko, ang pinamamatay ng taong common, infections. Totoo, nung araw kasi nakakamatay ang tuberculosis, ang dami namatay dyan, bubonic plague, tetanus, ang dami namamatay dyan nung araw kasi wala pang antibiotics. Eh, siyempre, matalino ang tao. Naka-invento tayo ng mga gamot, antibiotics. Kaya binabalik ko ulit yung word na gamot eh. Kasi ganito ang pagkakaintindi natin sa gamot, ha? Halimbawa, meron kang infection sa baga, pulmonya. Siyempre, punta kay Doc. In-examine ka, oh, may plema nga, inuubo ka nga. Sa x-ray, nakita, may pneumonia ka nga. Bibigyan ka ng antibiotic ngayon. Di Doc, di ba? Ang sabi ni Doc, iinumin mo ang gamot mo, iinumin ang gamot 7 to 10 days. O walang palya, ininom mo. After 10 days, wala na ubo mo, maginhawa na paghinga mo. Repeat x-ray, okay na, clear na ang baga mo. Pagbalik mo kay Doc, okay ka na, wala nang finding sa x-ray, sasabihin ba ng doktor mo ganito? Okay na antibiotic mo. Ibaba mo na lang, gawing 250 once a day maintenance. May ganun ba? Wala, bakit? Magaling ka na eh. Kasi ang point ko, yun ang gamot. Ininom mo, gumaling ka. Hindi yung ininom mo ngayon, ang sabi ng doktor mo, yung gamot mo habang buhay ah. Yung gamot mo lifetime ah. Ang tanong, gamot ba talaga yun? Parang natwist eh, di ba? Sa panan ako, hindi gamot yun eh. Kasi ang gamot, pang sakit eh. Yung iniinom mo, pang simptomas eh. Walang simptomas, pero ang sakit mo, nasa katawa mo pa rin. Di ba? Kaya mahirap mag-rely sa gamot ngayon. Bakit? Yung iba doon, di na nga totoong gamot eh. Kunyari na lang yata ang gamot eh. Bakit? Kung talagang gamot, after 1 month, tapos na ang gamutan, magaling na tayo. Kaya mahirap mahulog ngayon sa pagkakasakit, sa paggagamot. Dapat maintindihan mo, ito lang naman, balancing act lang naman pala eh. Mabalansi mo, okay, di ba balik ang balance, health side ang mananalo. No? Ito nga lang, ang shift. Infection na gagamot ng mahusay na antibiotics. Ang gumawa ng antibiotics, negosyante rin naman eh. Walang pag-usapan doon. Diba? Isa nga sa kahangahangang antibiotics na nauna, imbensyon ng Pilipino, baka hindi nyo alam, erythromycin. Naka-imbento niyan, Pilipino. Ang unang brand niyan, Ilozone. O baka nare-recall pa ng iba, Ilozone. Bakit? Na-discover po yun sa Ilo-Ilo ng Pilipino. Kaya Ilozone ang pangalan. Diba? O nadagdagan. Ibig sabihin, matatalino talaga mga Pilipino. Diba? So, ibig sabihin, nung araw, infection, antibiotic, gumagaling. Ang problema, gumagaling agad. Nakita na negosyante. Diba? Mahirap pala pag negosyo, antibiotic, kasi nga, limited ang kita. E paano kung next year ka na ulit magka-infection? Next year ka na ulit bibili ng gamot. Kaya ngayon, dati, infection kinamamatay, ngayon po, naiba ang trend ng sakit ng tao. Napunta po tayo sa tinatawag nating lifestyle diseases. No, hindi lang napunta dyan. Dyan na tayo ng dyan. No, naipon.
No? Ano naman yung lifestyle diseases? Ang lifestyle diseases, kukuha ako ng example ha. Ito yung madalas namin dinidiscuss dito. Under ng top 3. Top 3 na ano? Kinamamatay ng tao sa buong mundo. Kaya discuss natin yan. Maraming sakit, totoo lang. Kaya lang dito ako mag-focus kasi dito tayo din kinukumpul eh. Dito tayo iniipon. No? Number 1, cardiovascular diseases. Sakit sa puso, stroke, hypertension. Number 1 yan. No question about that. Amerikano, Pilipino, Inchik, lahat. Andito kinamamatay eh. Ang mapapansin mong pagbabago, kasi nung araw, inaatake sa puso, matatanda lang. Di ba? Na-stroke, matatanda lang. Ngayon, no, kahit bata. Alam niyo po, kalamba doctors, dalawa niya dyan sa ICU nila, sa record nila, dalawa na dyan ang 13 years old na na-stroke. Imagine mo, 13 anos na-stroke na. Di ba? Totoo yun. Mabigat yun. Nung araw, ang inaatake sa puso, sabi nga nila, yung matataba, yung high blood. Eh bakit ngayon, low blood, na-stroke, nag-heart attack. Di ba? Minsan, physically fit, atleta pa nga eh. Tapos, nag-heart attack pa. Nung araw, ang sabi nila, yun lang daw pong may lahi. Ngayon po, hindi na kailangan ng lahi. Kaya lagi namin sinasabi, pag hindi nyo naiintindihan yung idinidiscuss namin dito, pagdating ng araw, tatamaan ka rin yan. Lahat po tayo candidate sa heart disease, sa ayaw at sa gusto nyo. Kaya dapat may maintindihan tayo dito maganda. No? Number 2 problem. Sigurado naman ako, aware kayo dito. Dumadami may cancers ngayon. Diba? O ito, sumikat ang colon cancer nung namatay sino? Cory Aquino. Kaya lang sa akin, bigyan nyo rin ng credit si Chat Silayan, Rio Diaz, Helen Vela, June Incarnacion. Colon cancer din kinamatay nun eh. Charlie Dabao yung latest. Ronald Reagan may colon cancer din. Di ba? So, ang dami na. Pero mas maraming ordinaryong tao ang pinatay ng colon cancer. Di lang sikat, kaya hindi na-mention. Ang point ko, yung binanggit ko, sikat. Ibig sabihin, may pera. Nagpa-check up. Ginamot. Buhay patay. O kasi cancer kalaban. Kaya takot tayo dito eh. Di ba? Ang point ko, ito pa. No? Dumadami ang cancer ngayon na minsan o nung araw, hindi mo masyadong naririnig o nababalitaan. Kaya minsan pag narinig mo, ano yun? Kakaibang cancer ba yun? Example lang po, yung cancer na kinamatay nung asawa ni Camille Prats. Natandaan nyo? Nasyak tayo doon, di ba? Ang bata nung asawa. 30 plus lang. Nasopharyngeal cancer. Yun din po ang cancer ni Romel Adukul, yung basketballista. Diba? Ang dami kong pasyenteng ganyan nung araw. Totoo yun. No? Isa na lang ang buhay. Imagine nyo yun. No? So far, yung isa yata hanggang ngayon umiinom ng Vita Plus, buhay pa rin. Diba? Yun nakakatawa eh. No? Pagdating naman sa breast bukol, ay, tumor sa breast, o breast cancer, no? Pag kinuha nyo po kasi yung statistics, no? Sa Pilipinas, at sa buong Southeast Asia, number one ang Pilipinas pagdating sa breast cancer. Palakpak naman kayo dyan. Oh, may pumalakpak na. Ba nagulat kayo? Ba't nga ba pumalakpak? At least masunurin kayo. No? Congratulations. Ang point ko, gusto ko yung i-aware. Totoo naman, medyo mali ang reaction. Kasi hindi man beauty contest para palakpakan eh. Kaya lang okay lang yon. Para magkaroon tayo ng awareness. Bakit nga matay number one? Kasi dito nakita ko, ang daming babae dito. No? Ito ang mensahe noon para sa inyo. No? Nandito ka sa Pilipinas, na kung saan sa Southeast Asia, number one sa dami ng breast cancer. Tayo pinakamarami, kung tutuusin. Diba? Ngayon, anong ibig sabihin nun sa inyo? Yung bansa kinalalagyan mo, marami may breast cancer. Lamang-lamang, kung ano yung nagbigay ng breast cancer sa kanila, nasa tabi-tabi nyo lang din. O dapat alamin mo yun. O sabi naman ng doktor, ito may breast cancer awareness, diba? Ang sabi ng doktor, breast exam, mammogram check-up. Napansin nyo ba ang sinasabi lagi may bayad? Meron ba sinabi, ito, iwasan mo, libre naman, sinabi lang. Walang ganun eh. Kaya minsan sinasabi ko, bitin eh. Kaya nagtaka ako, bakit nga ba namin hindi sinasabi? Ito lang na-analyze ko, kaya namin hindi nasasabi, hindi rin namin alam. No? O pangatlo, diabetes. At sigurado ko, alam mo kung ganong kalala ang problema natin sa diabetes ngayon. Kasi ang Pilipinas po, 500 per day po na Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes. Yan pong rate natin. Marami ba yan? Marami yan. Kasi yung 500 na yan, gagaling ba yan? Hindi. Isang araw pa, 500 ulit. Di 1,000 na yun. At tingnan nyo ha, sa buong mundo, ang statistiko po, 300 to 500 milyong katao na po ang diabetiko sa buong mundo. Marami yan? Marami yan. Marami din dyan, doktor.
Kung ngayon tanong, diabetiko ka, punta ka sa doktor mo, diabetiko rin. Magtiwala ka. Yan ang point ko eh. Hindi nyo lang alam, maraming doktor, diabetiko. Totoo yun. Hindi ko sasabihin. Baka magalis sa akin. Maraming doktor na stroke, high blood. Maraming doktor, hospital lang. Tatlo dyan, alam ko, kini-chemotherapy. O nag-underwent ng chemotherapy. Doktor. Maraming doktor ako kilala kaysa Manila, mas bata sa akin na stroke. O ba't ganun? Ang point ko, may pare-pareho tayo hindi alam. Kasi kung alam ng doktor, hindi sila magkasakit ng ganun. Kung alam ng doktor diabetes, hindi sila naging diabetiko. Diba? Ang masaklap, umaasa ka, kulang din pala. Yun ang mabigat. Dadagdagan natin ng konting ngayon. Na baka sakali, kung idagdag natin dito, mas gumandang laban mo. Kung meron ka na. Kung wala naman, mas maganda-ganda ngayon ang pang-iwas natin. Okay sa inyo yan? Ito ang unang-unang ina-advise ko sa tao, no? Kasi balikan po natin yung tatlong sakit na yan. Heart disease, cancer, diabetes. Actually, marami pa iba eh. Kaya ako na-focus dito. Nung araw, may tawag tayo dyan, sakit ng mayayaman. Di po ba? Ngayon, mayaman lang ba nandyan? Hindi, pati mahirap eh. O mahirap ka, anong ginagawa mo sa sakit ng mayayaman? Nainggit ka sa mayayaman? Ganun ba yon? May isa pa akong tawag dito eh. Tawag ko dyan, ano? Death trap. Trap yan eh. Bakit trap? Pag nandyan ka na, yan ay kamamatay mo. Baon mo na yan eh. Tama ba yon? Totoo yun. Label mo na yan. Nung araw kasi nakakabalita tayo, namatay ang tao, haba ng buhay, 100 plus. Ba't namatay lola mo, 129, nakalimutan ng huminga, sa katandaan na. Di ba ganon? Meron ka pa nababalitang ganon. Di namin alam, di nalang gumising eh. Ilan taon na ba? 112. O ngayon, tingnan mo ang tao, pag namatay, ba't namatay lola mo, na-stroke yun eh. Lola mo, may cancer yun eh. Tsuhin mo, may diabetes yun eh. Napapansin nyo, lahat tayo may label na sakit. At yung label mong sakit, nandito sa tatlong ito. Ito naging top 3 sa simpleng reason kasi dumadami na dumadami yan. At kaya trap yan, tingnan mo. Pag ginagamot ba yan, isang buwan lang, isang linggo lang? May tawag nga sa gamot eh. Maintenance, medication, repeated check-ups and laboratory. Ang point ko, huwag kang pumasok dyan. Trap nga yan eh. Diba? Sa amin kasi, no, kung titignan natin, nagsimula tayo dito eh. Lifestyle, yan ang tawag dyan eh. Diba? Yan po ang way kung paano ka ipasok dyan. Ito ginagamit sa atin eh. No? Sabi ko, nagkaroon ng shift. Dati, infection. Ngayon, ito ang kinamamatay natin. Pag-aralan natin kung paano na itatanim sa inyo to. No? Ang lifestyle, madali kang dalhin dyan eh. Papasok dyan. Ito ang famous na ginagamit sa atin dyan. Yung word na masarap. Diba pag masarap, ang hirap iwasan? Kaya pag masarap, minas itatang mo sa doktor mo, Dok, ba't ganun? Lahat na lang na masarap, bawal. Umaangal ka pa nga eh. Kasi bakit? Tingnan natin kung bakit yung masama naging bawal. At tingnan natin kung paano tayo na-shift from infection to lifestyle diseases. No? Kasi ganito ang ginawa sa atin. Sa ayaw sa gusto nyo, sa palagay ko, sa pananaw ko, ang sakit nyo ginagawa na para sa inyo. Ginagawa na yan. Dadating ang time sa buhay mo, haharap ka sa isang tanong pagdating ng araw. Ganito lang ang tanong. Anong gusto mong sakit? Multiple choice naman ang sagot. A, B, or C, or all of the above. Nakapili na kayo? Ayaw. Di ba? Ang sa amin, piliin nyo po, none of the above. Kasi may sagot naman ganun eh. Di ba? O pag-aralan natin, paano maging none of the above ang sagot nyo. No? Unang-una, pag-aralan natin kung paano na-shift ang sakit ng tao. Ganito lang naman yan eh. Ang bottom line dyan, alam nyo, ito eh, it's all about the money. Negosyo na ang kalusugan. Ang masaklap, ikaw ang pinagninegosyoan. Kalusugan nyo, talo kayo doon. Kaya minsan sinasabi ko nga eh, totoo ang doktor, concern sa'yo. Kaya lang minsan, totoo nga bang 100% lahat ng doktor mapapagkatiwalaan nyo? Nag-iisip ka rin. Bakit? Ang point ko, tingnan mo ah, mas maganda sa doktor, mas maraming sakit ang tao. Mas maraming may sakit, mas maraming pasyente. Diba? Mapapagkatiwalaan ba ospital? Mahirap din. Kasi ang ospital, design ng ospital, hindi lang basta may sakit. Grabe sakit mo. Kaya nga may kwarto para ma-confine. Kaya nga may operating room para ma-operahan. Subukan pumunta sa Maynila, may bago silang machine doon. Halimbawa, latest pan-detect daw ng breast cancer. Lalagay pa ng ospital sa labas, diba? Because we care. Naniwala ka doon? O negosyo yun eh. Pang-akit yun eh. Diba? Ibabayad ka. Kung saan totoo yung we care, sana libre na lang.
Okay, half the price, pwede pa, papayag ako. Diba? Ang ganda na nga rin siya sabi, because we care. Totoo naman yung pang-akit. Wala tayong magagawa kasi negosyo. Negosyante na po kasi kadalasan ang may-ari ng ospital. Yun ang mabigat. Ang point ko, nung araw, nakikita nyo, ang ospital ang liliit. Kadalasan ang ospital nung araw, pag-aari ng doktor din. O kaya mga, itinatawag natin religious groups. Kaya nga nung araw, St. Luke's eh. Diba mga madre? Diba? Totoo yun eh. Bakit? Usually nag-umpisa sila, foundation, charity hospital. Eh nakita, maganda negosyo. Pinasok ng negosyante. Ang talo, sino? Tao. Diba? Talo ka lang kung magkakasakit ka. Tanda mo. Kung hindi ka magkakasakit, hindi ka apektado doon. Wala nang pinag-iwanan. Halimbawa, ang negosyo mo, funeraria, anong gusto mo? Maraming mamatay. Ganun lang naman eh. Tingnan mo ang negosyo na side eh. Kaya sabi ko nga, sa panahon natin, parang ang hirap na talaga magtiwala sa tao basta negosyante ang takbo ng utak. Di ba? Anong solusyon? Huwag kang magkasakit. No? Yun po ang gagawin natin dito. No? Ito po ang dalawang step para ka mahuli dun sa pagkakasakit. Sabi ko nga sa inyo, nung araw, infection lang. Yan, dali namang gamutin yan ngayon. Misan nga, kahit wala ng doktor, nagagamot mo yan, di ba? Punta ka sa Mercury. May sakit ka. Pabili nga po ng mag-asawang gamot. Di ba? May doktor ba doon? Wala. May doktor ba nagreseta? Ito, inumin mo. Mag-asawang gamot. Nagulat nga ako nung una ko narinig yun. Ano mag-asawang gamot? Di ba? Amoxicillin. At saka, may phenamic acid. Nasyak nga ako doon. Naka-invento pa tayo ng word, no? Mag-asawang gamot. Pinanong ko nga eh, kailan pa kinasal? O, ito po yung step, ha? Ito yung way paano tayo nahuli sa sakit. Unang-una, para magkasakit ang tao, ginagawan po tayo ng deficiencies. Kakulangan sa Tagalog. Paano daw tayo nagagawa ng kakulangan? Kakulangan yan sa sustansya. Sinasadya. Paano? Ang ganda nga ng word eh. Ang word na ginagamit, refinement. Kasi pag narinig mong refine, malinis, magandang pakinggan, di ba? Totoo naman eh, malinis. Saan? Malinis na sa sustansya. Wala nang tinira. Tingnan mo ang difference ha. Ikumpara nyo ang raw sugar sa refined sugar. Alam nyo ang raw sugar, ang daming vitamins. Nagulat nga ako eh. Diba? Kaya kung titingnan mo, diba sa mamukbol, yung cane sugar, yung juice, masustansya po yun, totoo yun. No? Kaya lang anong difference sa refined? Tinanggal na lahat ang sustansya, ang vitamins, ang enzyme, ang cofactors. Anong tinira? Calories na lang. Nagdagdag naman ng ano, chemical, yung pinampaputi sa sugar. Kaya ang layo ng difference eh. Ang kanin nung araw, binabayo lang naman sa probinsya yan, di ba, nung araw? Wala naman yung sinasabing pinapalis eh. Nung araw, basically brown rice. Wala naman white rice nung araw, na-invento lang pang-palis. So, naging ang kanin natin, na-shift na yun. Magandang tingnan ang puti. Tama, refined, malinis. Malinis ulit saan? Sa sustansya, sa vitamins, sa cofactors, sa mga importanteng enzyme. Ngayon, tinanggalan ng sugar, tinanggalan ng kanin mo o yung bigas pala ay yung palay ng sustansya. Tinapon ba yon? Hindi. Ba't naman itatapon? Bakit? Pakikinabangan nila yon. Bakit? Alam nila ang nawala dun. Kailangan mo. So gagawin nila yon, dun sila kukuha ng raw materials panggawa ng vitamins na bibilhin mo. To begin with, dapat pala hindi ka na bumibili ng vitamins eh. Nasa kanin mo na eh. Nasa asukal mo na eh. Kaya lang, na-trick ka. Maganda kasing tingnan ng refine. No? Umaandar dyan sa isip natin, pag refine, malinis. Tama tayo doon. Binanggit ko kanina, malinis sa sustansya. Ang problema sa deficiency, minsan natsatsamba ng tao yan eh. Example, nagkaroon ka ng sakit, hindi ma-diagnose ng doktor mo. Lahat na lang ng doktor inikot mo. Hindi alam kung bakit may masakit sa'yo. X-ray, ultrasound, MRI, lahat na pinatest sa dugo mo. Walang makitang problema. Yung pala ang problema mo lang, meron kang deficiency sa isang minerals o vitamins. No? Example, dahil nanawa ka na kapadoktor at isip mo ngayon, wala na siguro talagang oras ko na. Umuwi ka na lang ng probinsya nyo. Doon na lang ako abutin. Dok, pahinga na lang ako doon. Pagdating sa probinsya, walang ginawa kundi kumain ng fresh. Fresh fruits, fresh vegetables, manok na, di ba? Yung native, itlog na organic, lahat magandang kinakain. Biglang gumaling. Anong ibig sabihin? Nakorek mo yung problema ng katawan mo. Natsambahan mo ang deficiency mo. Kaya maraming story ang ganun eh. Umuokay nang umuwi ng probinsya eh. Kaya alam din po ng negosyante na pwede matsambahan yan.
Kaya hindi pwedeng papayag sila na ang sakit mo, dito ka lang dadaanin. Nagdagdag pa silang isang paraan para mahuli ka. Ito po, ang pinakamalupit. Nagdagdag sila ngayon. Di ba parang familiar politika, no? Oplan, dagdag bawas. Ganon ginagawa sa inyo eh. Di ba? At itong pinakamatindi ah, bukod sa tinatanggalan ka, dinagdagan ka pa. Andito yan, no? Ito po ang nagpapabigat. 15,000 toxic chemicals ang inaalaw gamitin sa tao. Imagine niyo yan, no? Marami ho ba yan? 15,000. Nasa pagkain mo, nasa damit mo, nasa bahay mo, nasa balat mo. Dala-dala mo nga ngayon yan, eh. Di ba? Nagulat ako dyan, nabasa ko, eh. Bakit? 100 nga lang, dami na, eh. 15,000 pa. Di ba? So, ngayon, ang point, ito kasi kinwestiyon ko dun, eh. Bakit nga ba pinapayagan? Kasi pala isipan sa akin yan, bakit allowed? Sa pagkakaintindi nyo, kailangan ng katawan mo pag-toxic. Diba? Hindi. Lason nga eh. Diba? Kaya lang sabi ko nga, bakit allowed? Pinapayagan. Isa lang naisip ko, kaya pinapayagan, gagawin ka ng sakit. Yun lang naman eh. Yun lang naman silbi niyan eh. Para ka magkasakit. Diba? O ngayon, tingnan natin ngayon ang relationship. Itong 15,000 toxic chemical na yan, dito yan, yung addition na to, paano ka na-shift dyan? Unang-una, itong 15,000 toxic chemicals na to na ina-add sa'yo, saan nilalagay? Sa masarap. Kaya minsan totoo yung sinasabi. Bakit pag masarap bawal? Diba? Example, tanongin ko kayo, yung lahat na nandito sa kwartong to, sino po sa inyo hindi pa nakakain ng dilata sa buong buhay niya? Taas ang kamay. Yung pong laman, di yung lata ha. Maliwanag, nakakain na lahat. No? Ang dilata ho ba, sa pagkakaalam nyo, may preservatives wala. Meron. Masama hindi ang preservatives. Masama. Walang masama. Ba't mo kinakain? Masarap, madali, mura. Nandun eh. Huli ka eh. Number one reason, masarap. Hindi ako naniniwala madali at mura lang. Kakain kayo ng sardinas, masama lasa, mura? Siyempre hindi. Dapat masarap muna. Alam nila yun eh. Pangunahin target, panlasa mo. Pakiramdam mo dapat masarap. Kaya nga minsan kahit diabetic, ang hirap umiwas eh, di ba? Bawal ang sweets. Diba? Napunta sa party, binigyan ng cake, eh wala yung misis, taga-awat. Diba? Kakain, hindi. Kakain. Diba? Kumakain ka, habang kumakain ka, nagtatalo pa isip mo. Minsan lang naman to eh. O ba't mo inaaway sarili mo, wala mga kumukontra? Alam mo kasi, bawal ginagawa mo eh. Since yung iba, ganito pa eh. May gamot naman eh. Okay naman ang blood sugar ko ngayon eh. Diba? Nagdadahil lang ka kasi alam mo, mali ang ginagawa mo. At least alam mo. Diba? So ito pa. Paano tayo nadadali pa, no? Ito, tingnan po natin. Dapat kasi, oriented na tayo dito, no? Burahin ko muna ito. Kasi ito yung importanteng ituturo ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng ilan sa 15,000 toxic chemicals na yan. Hindi ko man po tatapusin lahat, ha? Huwag kayo matakot, ha? Kasi kung isa-isahin ko yan, baka December na hindi pa tayo tapos. Diba? Bibigyan ko lang kayo ng ilang importante sa palagay ko. Para mas maunawaan mo, kaya pala marami sakit. Dito lang pala, napaka-basic. Unang-unang tinuturo namin dito, dapat nagbabasa kayo ng food labeling. Read the labels. Di ba sa gatas, check the label. Ganon din dito. Lahat ng binibili mo, tingnan mo, basahin mo ingredients. Huwag kang makontentong harapan lang binabasa ng kahon. Tingnan mo yung gilid, tingnan mo yung likod. Yung word na ingredients. Kasi sa ingredients, dun nandun lahat kung anong component ng binili mo. Diba? Karamihan po sa 15,000, nandun din eh. Hindi mo binasa, wala kang alam. O kahit basahin mo nung araw, kung walang nagpaliwanag sa inyong masama, para ka lang nagbasa ng comics. Wala rin impact. Bibigyan ka to ng ilan, na pag nahanap nyo, ito po ang gagawin natin ha, dinawin ko. Pag nakita, avoid, iwasan. Baka mamaya binili, kinain, sabit ako dun. Ang sabi ko, avoid ha. Number one, sa listahan ko, ito po, sodium nitrate. Tagalugin ko na lang sa litre. Alam niyo sa pag-aaral ng mga scientist, doktor, no, sa mga studies, ang sa litre po, direct nalilink sa pagdami ng colorectal cancer. Di ba, binanggit ko kanina, dami colon cancer. Totoo yun. Dito lang pala, sa litre mo, pwede na. O alam niyo ngayon kung nasaan sa litre, di ba? To sino hotdog langgonisa? Sinong mahilig dyan? Bata mo. Sinong bumili? Bata mo rin? O hindi, ikaw, magulang. Ang point ko, ikaw ang gumagawa ng sakit ng bata mo pagdating ng araw. At abangan nyo yan, 15 to 20 years from now, alam mo na kung sino namimiligro magkaroon ng colon cancer. Dapat binabago natin.
Dapat nagde-demand tayo. Meron naman pong produkto ngayon, processed meat, nakalagay, walang salitre. Prioritize nyo ganun. Iba nakakita na kayo? Produkto, tosino, nakasulat, walang salitre. Di yun ang hanapin mo. Ang point ko kasi, pwede naman palang wala. Ba't nilalagay nung araw? Kasi walang may alam na masama eh. Okay na ilagay. Diba? O number two. Sino po sa inyo hindi pa nakakain ng soft drinks sa buong buhay niya? Taas ang kamay, papainumin ko ngayon din. Soft drinks. Wala na? Lahat nakainom na. Ako po, napapagmalaki ko, 6 years na po ako hindi uminom ng soft drinks. Mahirap? Mahirap. Bakit mahirap? Masarap eh. Bakit ko napigilan? Nabasa ko po ito sa dyaryo. No, hindi ko man sinasabing tigilan nyo. Bahala naman kayo. Ino-orient lang namin kayo. Ito po, nabasa ko 6 years ago. Itong reason kung bakit hindi na po ko umiinom. Nabasa ko sa Philippine Star. Ito pong report na to galing Amerika. Napareport lang sa atin. Basahin ko po ang title na lang ha. FDA report, cancer-causing chemical found in some soft drinks. Nasyok ako eh. Doktor ako, hindi ko alam to. Doktor ako, umiinom ako ng soft drinks. Kaya para maraming doktor, may sakit din eh. Yung mga basic na ganito, hindi namin hinahanap. Di ba? Kaya lang, ini-expect ko, mag-iingay. Kaya lang, kinabukasan, nawala na issue. Tanong, importante bang malaman nyo? Oo naman, nakaka-cancer eh. Di ba? So ito po, hindi ko lalagay ang brand, isulat ko lang po, kung ano naman yung chemical. Ito kadalasan, preservative din. Kaya binanggit ko kanina yung preservative na word eh. No? Sodium benzoate. Ang benzoates po, usually preservative sa mga iniinom nyo. Hindi lang soft drinks iniinom mo. Juices ng bata mo, i-check mo. Nasa Tetra Pak, nasa Foil. 90% ng product natin, made in the Philippines, yan ang preservative pagdating sa juices. Nasyak ako dun. Halos lahat ng tingnan ko, meron eh. Ano daw sakit ang naibibigay ng sodium benzoate? Blood cancers. Ano ba ang blood cancers na alam nyo? Leukemias. O kaya pala maraming bata sa Pilipinas may leukemia? Dito lang pala, pwede na eh. Di ba ang bata addict sa soft drinks? Totoo yun. Sino na naman bumili? Yung bata mo? O hindi, magulang. Sa probinsya, nakakita ko, baby, dumedede soft drinks eh. Huwag gano'ng kasama yun. Di ba nakikita natin yun? Kasi hindi ka aware na ganun pala. Misan nga, sama ng loob namin eh. Nagpo-promote kami ng Vita Plus, health drink, pangkalusugan ah. Binubusisi kami ng todo-todo. Pero ni minsan, hindi binusisi yung iniinom na soft drinks. Di ba? Inom ka ng inom, tinanong mo ba sa manufacturer? Saan ba gawa ang soft drinks? Ano ingredients? Lahat ba yan mahusay sa tao? Wala eh. At alam natin, ang soft drinks, wala naman talaga na ibigay na maganda sa katawan nyo. Meron ba? Wala, di ba? Sakit may binigay? Anong sakit? Ha? Ulcer, gastritis, diabetes, ang dami. O hindi kayo doktor. Alam nyo, sakit binibigay. Ba't may niinom? Maganda nyo sagot, oh. Huwag ka na mag-isip. Masarap, eh. Di ba? Totoo yun. O number three, ang pinakamasamang fat na pinapakain sa inyo, trans fat. Tandaan mo, ah. Trans fat ang pinakamasama. Saan ka na-orient? Cholesterol. Ba't ganun? Ito, pinakamasama, hindi mo alam. Tawag dito ng araw, alam nyo, the silent killer. Cancer ang binibigay. Ang trans fat naman, related sa heart disease, related din sa diabetes, at 40% daw na may bukol sa breast, mataas ang trans fat level sa dugo. So sa mga babae, double check pagdating sa kinakain nyo. Ang trans fat po, mayamang-mayaman dyan kadalasan, yung mga biskuit na baon nyo. Kung may baon kayo, check mo eh. Kung wala nakasulat sa harapan, ito hanapin nyo ha, hydrogenated vegetable oil. Yun din po ang trans fat. Linawin ko, pag nabasa nyo vegetable oil lang, okay yun. Wala tayong pag-usapan. Kaya lang, pagkakabit ang salitang hydrogenated, ibang usapan na yan. Naging bad oil ang healthy oil. Sino yung may kagagawan? Tao. Alam nyo, 2003, bawal na yan sa Europe eh. Majority ng European countries, bawal na yan. 2012 na tayo ngayon, oh. Ginagamit pa sa'yo. Bakit? Nung naban sa kanila, may gumagawa pa eh. Sayang naman, ibenta sa Pilipinas, hindi man nila alam eh. O kawawa tayo, dumping ground. Nasa tinapay, nasa biskuit. Minsan nga po, hanggang palaman sa tinapay, meron yan eh. Sang katuta. Dinimanda ng New York City government ang KFC at McDonald's 3 years ago sa issue ng trans fat. Ba't ko binanggit? Sino sa inyo hindi pa nakakain sa fast foods? Wala na, di ba? So nanalo ang New York City government, total ban na po ang trans fat sa New York City. Gumaya ang California. Sa atin, hindi pa bawal hanggang ngayon. O kaya dapat, hanapin mo na. O para mas malinaw, ganito po. Pakita ko sa inyo, ha?
Ito kasi isang brand na to, galing Europe ito eh. Nabibili sa atin, made in Italy. Di ba may sticker, pulang-pula? Ano nakasulat? No trans fat. Ganon ka big deal sa kanila. Pinapalagyan ng label. Di ba? So dapat, ganon din tayo. Yung iba naman nabasa na yan eh. Sa Coffee Mate, na, narinig nyo nga sa commercial yan. 0 grams trans fat. Kaya lang hindi mo kinwestiyon. Bakit may ganon? Para saan ba yung trans sabi fat? Sabi nga na isang health buff, si Jack Lalane. Sabi nga niya, paggawa ng taong pagkain hanggat maaari, huwag mong kainin. Lalo kung may pangalan. Kasi nga naman, pag may pangalan, negosyo yan, korporasyon yan. Ang habol niyan lagi, tubo. Kung paano makikreate ang produktong mas mura, no? Na kikita sila ng malaki. Eh ngayon, paano mag-create ng mura? Puro artificial na lahat, pati flavoring eh. Diba? Kasi mas mura yung ganun eh. Doon tayo kasi nadadali. So dapat, mag-ingat tayo. Information lang naman eh, ang kailangan natin para tayo umiwas sa mga sakit na to, no? So, number 4. Refined carbohydrates. Madali maintindihan yung refined carbohydrates kung paano ka nagkakasakit kasi binanggit ko na kanina, di ba? Sa refinement, tinatanggal lang ka ng sustansya. So, dapat pala, hindi ka na masyado dito. Ano yon? Madalas sinasabi ko yan, binabanggit ko, yan po yung mga whites. White sugar problem. Sigurado naman ako, aware kayo dito. Dumadami may cancers ngayon. Di ba? O ito, sumikat ang colon cancer nung namatay sino? Cory Aquino. Kaya lang sa akin, bigyan nyo rin ng credit si Chat Silayan, Rio Diaz, Helen Vela, June Encarnacion. Colon cancer din kinamatay nun eh. Charlie Dabao yung latest. Ronald Reagan may colon cancer din. Di ba? So ang dami na. Pero mas maraming ordinaryong tao ang pinatay ng colon cancer. Di lang sikat, kaya hindi na-mention. Ang point ko, yung binanggit ko, sikat. Ibig sabihin, may pera. Nagpa-check up. Ginamot. Buhay patay. O kasi cancer kalaban. Kaya takot tayo dito eh. Di ba? Ang point ko, ito pa. No? Dumadami ang cancer ngayon na minsan o nung araw, hindi mo masyadong naririnig o nababalitaan. Kaya minsan pag narinig mo, ano yun? Kakaibang cancer ba yun? Example lang po, yung cancer na kinamatay nung asawa ni Camille Prats. Natandaan nyo? Nasyak tayo doon, di ba? Ang bata nung asawa. 30 plus lang. Nasopharyngeal cancer. Yun din po ang cancer ni Romel Adukul, yung basketballista. Di ba? Ang dami kong pasyenteng ganyan nung araw. Totoo yun. No? Isa na lang ang buhay. Imagine nyo yun. No? So far, yung isa yata hanggang ngayon umiinom ng Vita Plus, buhay pa rin. Di ba? Yun nakakatawa eh. No? Pagdating naman sa breast bukol, ay, tumor sa breast, o breast cancer, no? Pag kinuha nyo po kasi yung statistics, no? Sa Pilipinas, at sa buong Southeast Asia, number one ang Pilipinas pagdating sa breast cancer. Palakpak naman kayo dyan. O, may pumalakpak na. Ba nagulat kayo? Ba't nga ba pumalakpak? O, at least masunurin kayo, no? Congratulations. Ang point ko, gusto ko yung i-aware. Totoo naman, medyo mali ang reaction. Kasi hindi man beauty contest para palakpakan eh. Kaya lang okay lang yon. Para magkaroon tayo ng awareness. Bakit nga matay number one? Kasi dito nakita ko, ang daming babae dito, no? Ito ang mensahe noon para sa inyo, no? Nandito ka sa Pilipinas, na kung saan sa Southeast Asia, number one sa dami ng breast cancer. Tayo pinakamarami, kung tutuusin. Diba? Ngayon, anong ibig sabihin nun sa inyo? Yung bansa kinalalagyan mo, marami may breast cancer. Lamang-lamang, kung ano yung nagbigay ng breast cancer sa kanila, nasa tabi-tabi nyo lang din. O dapat alamin mo yun. O sabi naman ng doktor, ito eh, may breast cancer awareness, di ba? Ang sabi ng doktor, breast exam, mammogram check-up. Napansin nyo ba ang sinasabi lagi may bayad? Meron ba sinabi ito, iwasan mo, libre naman, sinabi lang. Walang ganun eh. Kaya minsan sinasabi ko, bitin eh. Kaya nagtaka ako, bakit nga ba namin hindi sinasabi? Ito lang na-analyze ko, kaya namin hindi nasasabi, hindi rin namin alam. No? O pangatlo, diabetes. At sigurado ko, alam mo kung gaanong kalala ang problema natin sa diabetes ngayon. Kasi ang Pilipinas po, 500 per day po na Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes. Yan po ang rate natin. Marami ba yan? Marami yan. Kasi yung 500 na yan, gagaling ba yan? Hindi. Isang araw pa, 500 ulit. Di 1,000 na yun. At tingnan nyo ha, sa buong mundo, ang statistiko po, 300 to 500 milyong katao na po ang diabetiko sa buong mundo. Marami yan. Marami yan. Marami din dyan, doktor. Kung ngayon tanong, diabetiko ka, punta ka sa doktor mo, diabetiko rin. Magtiwala ka.
Yan ang point ko eh. Hindi nyo lang alam, maraming doktor diabetiko. Totoo yun. Hindi ko sasabihin. Baka magali sa akin. Maraming doktor na stroke, high blood. Maraming doktor, hospital lang. Tatlo dyan, alam ko, kini-chemotherapy. O nag-underwent ng chemotherapy. Doktor. Maraming doktor akong kilala kaysa Manila, mas bata sa akin na stroke. O ba't ganun? Ang point ko, may pare-pareho tayo hindi alam. Kasi kung alam ng doktor, hindi sila magkasakit ng ganun. Kung alam ng doktor diabetes, hindi sila naging diabetiko. Diba? Ang masaklap, umaasa ka, kulang din pala. Yun ang mabigat. Dandagdagan natin ng konting yan. Na baka sakali, kung idagdag natin dito, mas gumandang laban mo. Kung meron ka na. Kung wala naman, mas maganda-ganda ngayon ang pag-iwas natin. Okay sa inyo yan? Ito ang unang-unang ina-advise ko sa tao, no? Kasi balikan po natin yung tatlong sakit na yan. Heart disease, cancer, diabetes. Actually, marami pa iba eh. Kaya lang, kaya ako na-focus dito, nung araw may tawag tayo dyan, sakit ng mayayaman. Di po ba? Ngayon, mayaman lang ba nandyan? Hindi, pati mahirap eh. O mahirap ka, anong ginagawa mo sa sakit ng mayaman? Nainggit ka sa mayaman? Ganun ba yon? May isa pa akong tawag dito eh. Tawag ko dyan, ano? Death trap. Trap yan eh. Bakit trap? Pag nandyan ka na, yan ay kamamatay mo. Baon mo na yan eh. Tama ba yon? Totoo eh. Label mo na yan. Nung araw kasi nakakabalita tayo, namatay ang tao, haba ng buhay, 100 plus. Ba't namatay lola mo, 129? Nakalimutan ang huminga sa katandaan na. Di ba ganon? Meron ka pa nababalitang ganon. Di namin alam, di nalang gumising eh. Ilan taon na ba? 112. O ngayon, tingnan mo ang tao, pag namatay, ba't namatay lola mo? Na-stroke yun eh. Lola mo, may cancer yun eh. Tsuhin mo, may diabetes yun eh. Napapansin nyo, lahat tayo may label na sakit. At yung label mong sakit, nandito sa tatlong ito. Ito naging top 3 sa simpleng reason kasi dumadami na dumadami yan. At kaya trap yan, tingnan mo. Pag ginagamot ba yan, isang buwan lang, isang linggo lang? May tawag nga sa gamot eh. Maintenance, medication, repeated check-ups and laboratory. Ang point ko, huwag kang pumasok dyan. Trap nga yan eh. Diba? Sa amin kasi, no, kung titignan natin, nagsimulan tayo dito eh. Lifestyle, yan ang tawag dyan eh. Diba? Yan po ang way kung paano ka ipasok dyan. Ito ginagamit sa atin eh. No? Sabi ko, nagkaroon ng shift. Dati, infection. Ngayon, ito ang kinamamatay natin. Pag-aralan natin kung paano na itatanim sa inyo to. No? Ang lifestyle, madali kang dalhin dyan eh. Papasok dyan. Ito ang famous na ginagamit sa atin dyan. Yung word na masarap. Diba pag masarap, ang hirap iwasan? Kaya pag masarap, minas itatang mo sa doktor mo, Dok, ba't ganun? Lahat na lang ng masarap, bawal. Umaangal ka pa nga eh. Kasi bakit? Tingnan natin kung bakit yung masama naging bawal. At tingnan natin kung paano tayo na-shift from infection to lifestyle diseases. No? Kasi ganito ang ginawa sa atin. Sa ayaw sa gusto nyo, sa palagay ko, sa pananaw ko, ang sakit nyo ginagawa na para sa inyo. Ginagawa na yan. Dadating ang time sa buhay mo, haharap ka sa isang tanong pagdating ng araw. Ganito lang ang tanong. Anong gusto mong sakit? Multiple choice naman ang sagot. A, B, or C, or all of the above. Nakapili na kayo? Ayaw. Diba? Ang sa amin, piliin nyo po, none of the above. Kasi may sagot naman ganun eh. Diba? O pag-aralan natin, paano maging none of the above ang sagot nyo. No? Unang-una, pag-aralan natin kung paano naisip ang sakit ng tao. Ganito lang naman yan eh. Ang bottom line dyan, alam nyo, ito eh, it's all about the money. Negosyo ng kalusugan. Ang masaklap, ikaw ang pinagninegosyoan. Kalusugan nyo, talo kayo doon. Kaya minsan sinasabi ko nga eh, totoo ang doktor, concern sa'yo. Kaya lang minsan, totoo nga bang 100% lahat ng doktor mapapagkatiwalaan nyo? Nag-iisip ka rin. Bakit? Ang point ko, tingnan mo ha, mas maganda sa doktor, mas maraming sakit ang tao. Mas maraming may sakit, mas maraming pasyente. Diba? Mapapagkatiwalaan ba ospital? Mahirap din. Kasi ang ospital, design ng ospital, hindi lang basta may sakit. Grabe sakit mo. Kaya nga may kwarto para ma-confine. Kaya nga may operating room para ma-operahan. Subukan pumunta sa Maynila, may bago silang machine doon. Halimbawa, latest pan-detect daw ng breast cancer. Lalagay pa ng ospital sa labas, diba? Because we care. Maniwala ka doon? O negosyo yun eh. Pang-akit yun eh. Diba? Ibabayad ka. Kung saan totoo yung we care, sana libre na lang. Okay, half the price. Pwede pa, papayag ako. Diba? Ang ganda na nga rin siya sabi. Because we care.
Totoo naman yung pang-akit. Wala tayong magagawa kasi negosyo. Negosyante na po kasi kadalasan ang may-ari ng ospital. Yun ang mabigat. Ang point ko, nung araw, nakikita nyo, ang ospital ang liliit. Kadalasan ang ospital nung araw, pag-aari ng doktor din. O kaya mga, itinatawag natin religious groups. Kaya nga nung araw, St. Luke's eh. Diba mga madre? Diba? Ito yun eh. Bakit? Usually nag-umpisa sila, foundation, charity hospital. Eh nakita, maganda negosyo. Pinasok na negosyante. Ang talo, sino? Tao. Diba? Talo ka lang kung magkakasakit ka. Tanda mo. Kung hindi ka magkakasakit, hindi ka apektado doon. Wala na pinag-iwanan. Halimbawa, ang negosyo mo, funeraria, anong gusto mo? Maraming mamatay. Ganun lang naman eh. Tingnan mo ang negosyo na side eh. Kaya sabi ko nga, sa panahon natin, parang ang hirap na talaga magtiwala sa tao basta't negosyante ang takbo ng utak. Di ba? Anong solusyon? Huwag kang magkasakit. No? Yun po ang gagawin natin dito. No? Ito po ang dalawang step para ka mahuli doon sa pagkakasakit. Sabi ko nga sa inyo, nung araw, infection lang. Eh, dali namang gamutin yan ngayon. Eh. Minsan nga, kahit wala ng doktor, nagagamot mo yan, di ba? Punta ka sa Mercury. May sakit ka. Pabili nga po ng mag-asawang gamot. Di ba? May doktor ba doon? Wala. May doktor ba nagreseta? Ito, inumin mo. Mag-asawang gamot. Nagulat nga ako nung una ko narinig yun. Ano mag-asawang gamot? Di ba? Amoxicillin. At saka, may phenamic acid. Nasyak nga ako doon. Naka-invento pa tayo ng word, no? Mag-asawang gamot. Pinanong ko nga eh, kailan pa kinasal? O, ito po yung step, ha? Ito yung way paano tayo nahuli sa sakit. Unang-una, para magkasakit ang tao, ginagawan po tayo ng deficiencies. Kakulangan sa Tagalog. Paano daw tayo nagagawa ng kakulangan? Kakulangan yan sa sustansya. Sinasadya. Paano? Ang ganda nga ng word eh. Ang word na ginagamit, refinement. Kasi pag narinig mong refine, malinis, magandang pakinggan, di ba? Totoo naman eh, malinis. Saan? Malinis na sa sustansya. Wala nang tinira. Tingnan mo ang difference, ha? Ikumpara nyo ang raw sugar sa refined sugar. Alam nyo ang raw sugar, ang daming vitamins. Nagulat nga ako eh. Diba? Kaya kung titingnan mo, diba, sa mamabol, yung cane sugar, yung juice, masustansya po yun, totoo yun. No? Kaya lang, anong difference sa refined? Tinanggal na lahat ang sustansya, ang vitamins, ang enzyme, ang cofactors. Anong tinira? Calories na lang. Nagdagdag naman ng ano, chemical, yung pinampaputi sa sugar. Kaya ang layo ng difference eh. Ang kanin nung araw, binabayo lang naman sa probinsya yan, di ba, nung araw? Wala naman yung sinasabing pinapalish eh. Nung araw, basically brown rice. Wala naman white rice nung araw, na-invento lang pang-palish. So, naging ang kanin natin, na-shift ngayon, magandang tingnan ang puti. Tama, refined, malinis. Malinis ulit saan? Sa sustansya, sa vitamins, sa cofactors, sa mga importanteng enzyme. Ngayon, tinanggalan ng sugar, tinanggalan ng kanin mo, o yung bigas pala, ay yung palay ng sustansya. Tinapon ba yon? Hindi. Ba't naman itatapon? Bakit? Pakikinabangan nila yon. Bakit? Alam nila ang nawala dun. Kailangan mo. So, gagawin nila yon, dun sila kukuha ng raw materials panggawa ng vitamins na bibilhin mo. To begin with, dapat pala, hindi ka na bumibili ng vitamins eh. Nasa kanin mo na eh. Nasa asukal mo na eh. Kaya lang, na-trick ka. Maganda kasing tingnan ng refine. No? Umaandar dyan sa isip natin, pag refine, malinis. Tama tayo doon. Binanggit ko kanina, malinis sa sustansya. Ang problema sa deficiency, minsan natsatsamba ng tao yan eh. Example, nagkaroon ka ng sakit, hindi ma-diagnose ng doktor mo. Lahat na lang ng doktor, inikot mo. Hindi alam kung bakit may masakit sa'yo. X-ray, ultrasound, MRI, lahat na pinatest sa dugo mo, walang makitang problema. Yung pala, ang problema mo lang, meron kang deficiency sa isang minerals o vitamins. No? Example, dahil nanawa ka na kapadoktor at isip mo ngayon, wala na siguro talagang oras ko na, umuwi ka na lang ng probinsya nyo. Doon na lang ako abutin, do? Pahinga na lang ako doon. Pagdating sa probinsya, walang ginawa kundi kumain ng fresh. Fresh fruits, fresh vegetables, manok na, di ba? Yung native, itlog na organic, lahat maganda kinakain. Biglang gumaling. Anong ibig sabihin? Nakorek mo yung problema ng katawan mo. Natsambahan mo ang deficiency mo. Kaya maraming istoryang ganun eh. Umu-okay nang umuwi ng probinsya eh. Kaya alam din po ng negosyante na pwede matsambahan yan. Kaya hindi pwedeng papayag sila na ang sakit mo, dito ka lang dadaanin. Nagdagdag pa silang isang paraan para mahuli ka. Ito po, ang pinakamalupit.
nagdagdag sila ngayon. Di ba parang familiar politika, no? Oplan, dagdag bawas. Ganon ginagawa sa inyo eh. Di ba? At itong pinakamatindi ah, bukod sa tinatanggalan ka, dinagdagan ka pa. Andito yan, no? Ito po ang nagpapabigat. 15,000 toxic chemicals ang inaalaw gamitin sa tao. Imagine niyo yan, no? Marami ho ba yan? 15,000. Nasa pagkain mo, nasa damit mo, nasa bahay mo, nasa balat mo. Dala-dala mo nga ngayon yan, eh. Di ba? Nagulat ako dyan, nabasa ko, eh. Bakit? 100 nga lang, dami na, eh. 15,000 pa. Di ba? So, ngayon, ang point, ito kasi kinwestiyon ko dun, eh. Bakit nga ba pinapayagan? Kasi pala isipan sa akin yan, bakit allowed? Sa pagkakaintindi nyo, kailangan ng katawa mo pag-toxic. Di ba? Hindi. Lason nga eh. Di ba? Kaya lang sabi ko nga, bakit allowed? Pinapayagan. Isa lang naisip ko, kaya pinapayagan, gagawin ka ng sakit. Yun lang naman eh. Yun lang naman silbi niyan eh. Para ka magkasakit. Di ba? O ngayon, tingnan natin ngayon ang relationship. Itong 15,000 toxic chemical na yan, dito yan, yung addition na to, paano ka na-shift dyan? Unang-una, itong 15,000 toxic chemicals na to na ina-add sa'yo, saan nilalagay? Sa masarap. Kaya minsan totoo yung sinasabi eh. Bakit pag masarap bawal? Diba? Example, tanongin ko kayo, yung lahat na nandito sa kwartong to, sino po sa inyo hindi pa nakakain ng dilata sa buong buhay niya? Taas ang kamay. Yung pong laman, di yung lata ha. Maliwanag, nakakain ng lahat, no? Ang dilata ho ba, sa pagkakaalam nyo, may preservatives, wala. Meron. Masama hindi ang preservatives. Masama. Walang masama, ba't mo kinakain? Masarap, madali, mura. Nandun eh, huli kay. Number one reason, masarap. Hindi ako naniniwala madali at mura lang. Kakain kayo ng sardinas, masama lasa, mura? Siyempre hindi. Dapat masarap muna. Alam nila yun eh. Pangunahin target, panlasa mo. Pakiramdam mo dapat masarap. Kaya nga minsan kahit diabetic, ang hirap umiwas eh, di ba? Bawal ang sweets. Di ba? Napunta sa party, binigyan ng cake, eh wala yung misis, taga-awat. Di ba? Kakain hindi. Kakain. Di ba? Kumakain ka, habang kumakain ka, nagtatalo pa isip mo. Minsan lang naman to eh. O ba't mo inaaway sarili mo, wala mga kumukontra? Alam mo kasi, bawal ginagawa mo eh. Since, yung iba, ganito pa eh. May gamot naman eh. Okay naman ang blood sugar ko ngayon eh. Diba? Nagdadahilan ka kasi alam mo mali ang ginagawa mo. At least alam mo. Diba? So ito pa. Paano tayo nadadali pa? No? Ito, tingnan po natin. Dapat kasi oriented na tayo dito. No? Burahin ko muna ito. Kasi ito yung importanteng ituturo ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng ilan sa 15,000 toxic chemicals na yan. Hindi ko man po tatapusin lahat, ha? Huwag kayo matakot. Ha? Kasi kung isa-isahin ko yan, baka December na hindi pa tayo tapos. Di ba? Bibigyan ko lang kayo ng ilang importante sa palagay ko. Para mas maunawaan mo, kaya pala marami may sakit. Dito lang pala, napaka-basic. Unang-unang tinuturo namin dito, dapat nagbabasa kayo ng food labeling. Read the labels. Di ba? Sa gatas, check the label. Ganon din dito. Lahat ng binibili mo, tingnan mo, basahin mo ingredients. Huwag kang makontentong harapan lang binabasa ng kahon. Tingnan mo yung gilid, tingnan mo yung likod. Yung word na ingredients. Kasi sa ingredients, dun nandun lahat kung anong component nung binili mo. Diba? Karamihan po sa 15,000, nandun din eh. Pwede mo binasa, wala kang alam. O kahit basahin mo nung araw, kung walang nagpaliwanag sa inyong masama, para ka lang nagbasa ng comics. Wala rin impact. Bibigyan ka to ng ilan na pag nahanap nyo, ito po ang gagawin natin, ha? Dinawin ko. Pag nakita, avoid. Iwasan. Baka mamaya binili, kinain. Sabit ako dun. Ang sabi ko, avoid, ha? Number one, sa listahan ko, ito po, sodium nitrate. Tagalogin ko na lang, sa litre. Alam nyo sa pag-aaral ng mga scientist, doctor, no, sa mga studies, ang sa litre po, direct naliling sa pagdami ng colorectal cancer. Diba, binanggit ko kanina, dami colon cancer. Totoo yun. Dito lang pala, sa salitre mo, pwede na. O alam nyo ngayon kung nasaan salitre, diba? To sino hotdog langgonisa? Sinong mahilig dyan? Bata mo. Sinong bumili? Bata mo rin? O hindi, ikaw, magulang. Ang point ko, ikaw ang gumagawa ng sakit ng bata mo pagdating ng araw. At abangan nyo yan, 15 to 20 years from now, alam mo na kung sino namimiligro magkaroon ng colon cancer. Dapat binabago natin. Dapat nagde-demand tayo. Mayroon naman pong produkto ngayon, processed meat, nakalagay, walang salitre. Prioritize nyo ganun. Diba nakakita na kayo? Produkto, tosino, nakasulat, walang salitre. Di yun ang hanapin mo. Ang point ko kasi,
Pwede naman palang wala. Ba't nilalagay nung araw? Kasi walang may alam na masama eh. Okay, nailagay. Diba? O number two, sino po sa inyo hindi pa nakakain ng soft drinks sa buong buhay niya? Taas ang kamay, papainumin ko ngayon din. Soft drinks. Wala na? Lahat nakainom na. Ako po, napapagmalaki ko, 6 years na po ako hindi uminom ng soft drinks. Mahirap? Mahirap. Bakit mahirap? Masarap eh. Bakit ko napigilan? Nabasa ko po ito sa dyaryo. No, hindi ko man sinasabing tigilan nyo. Bahala naman kayo. Ino-orient lang namin kayo. Ito po, nabasa ko 6 years ago. Itong reason kung bakit hindi na po ko umiinom. Nabasa ko sa Philippine Star. Ito pong report na to galing Amerika. Napareport lang sa atin. Basahin ko po ang title na lang ha. FDA report, cancer-causing chemical found in some soft drinks. Nasyok ako eh. Doktor ako, hindi ko alam to. Doktor ako, umiinom ako ng soft drinks. Kaya para maraming doktor, may sakit din eh. Yung mga basic na ganito, hindi namin hinahanap. Di ba? Kaya lang, ini-expect ko, mag-iingay. Kaya lang, kinabukasan, nawala na issue. Tanong, importante bang malaman nyo? Oo naman, nakaka-cancer eh. Di ba? So ito po, hindi ko lalagay ang brand, isulat ko lang po, kung ano naman yung chemical. Ito kadalasan, preservative din. Kaya binanggit ko kanina yung preservative na word eh. No? Sodium benzoate. Ang benzoates po, usually preservative sa mga iniinom nyo. Hindi lang soft drinks iniinom mo. Juices ng bata mo, i-check mo. Nasa Tetra Pak, nasa foil. 90% ng product natin made in the Philippines, yan ang preservative pagdating sa juices. Nasyak ako dun. Halos lahat ng tingnan ko, meron eh. Ano daw sakit ang naibibigay ng sodium benzoate? Blood cancers. Ano ba ang blood cancers na alam nyo? Leukemias. O kaya pala maraming bata sa Pilipinas may leukemia? Dito lang pala, pwede na eh. Di ba, bata, adik sa soft drinks? Totoo yun. Sino na naman bumili? Yung bata mo? O hindi, magulang. Sa probinsya, nakakita ko, baby, dumedede, soft drinks eh. Huwag gano'ng kasama yun. Di ba, nakikita natin yun? Kasi hindi ka aware na ganun pala. Misan nga, sama ng loob namin eh. Nagpo-promote kami ng Vita Plus, health drink, pang kalusugan ha. Binubusisi kami ng todo-todo. Pero ni minsan, hindi binusisi yung iniinom na soft drinks. Di ba? Inom ka ng inom. Tinanong mo ba sa manufacturer? Saan ba gawa ang soft drinks? Anong ingredients? Lahat ba yan mahusay sa tao? Wala eh. At alam natin, ang soft drinks, wala naman talaga na ibigay na maganda sa katawan nyo. Meron ba? Wala, di ba? Sakit may binigay? Anong sakit? Ha? Ulcer, gastritis, diabetes, ang dami. O hindi kayo doktor. Alam nyo, sakit binibigay. Ba't may iniinom? Maganda nyo sagot, oh. Huwag ka na mag-isip. Masarap, eh. Di ba? Totoo yun. O number three, ang pinakamasamang fat na pinapakain sa inyo, trans fat. Tandaan mo, ah. Trans fat ang pinakamasama. Saan ka na-orient? Cholesterol. Ba't ganun? Ito, pinakamasama, hindi mo alam. Tawag dito ng araw, alam nyo, the silent killer. Cancer ang binibigay. Ang trans fat naman, related sa heart disease, related din sa diabetes, at 40% daw na may bukol sa breast, mataas ang trans fat level sa dugo. So sa mga babae, double check. Pagdating sa kinakain nyo. Ang trans fat po, mayamang-mayaman dyan kadalasan, yung mga biskuit na baon nyo. Kung may baon kayo, check mo eh. Kung wala nakasulat sa harapan, ito hanapin nyo ha, hydrogenated vegetable oil. Yun din po ang trans fat. Linawin ko, pag nabasa nyo vegetable oil lang, okay yun. Wala tayong pag-usapan. Kaya lang, pagkakabit ang salitang hydrogenated, ibang usapan na yan. Naging bad oil ang healthy oil. Sino yung may kagagawan? Ah, oo. Alam nyo, 2003, bawal na yan sa Europe eh. Majority ng European countries, bawal na yan. 2012 na tayo ngayon, no? Ginagamit pa sa'yo. Bakit? Nung nabansa ka nila, may gumagawa pa eh. Sayang naman, ibenta sa Pilipinas, hindi man nila alam eh. O kawawa tayo, dumping ground. Nasa tinapay, nasa biskuit. Minsan nga po, hanggang palaman nyo sa tinapay, meron yan eh. Saan katuta? Dinimanda ng New York City government ang KFC at McDonald's 3 years ago sa isyung trans fat. Ba't ko binanggit? Sino sa inyo hindi pa nakakain sa fast foods? Wala na, di ba? So nanalo ang New York City government, total ban na po ang trans fat sa New York City. Gumaya ang California. Sa atin, hindi pa bawal hanggang ngayon. O kaya dapat, hanapin mo na. O para mas malinaw, ganito po. Pakita ko sa inyo, ha? Ito kasi isang brand na to, galing Europe ito, eh. Nabibili sa atin, made in Italy. Di ba may sticker, pulang-pula? Ano nakasulat? No trans fat. Ganon ka big deal sa kanila. Pinapalagyan ng label.
Diba? So dapat, ganun din tayo. Yung iba naman nabasa na yan eh. Sa Coffee Mate, na, narinig nyo nga sa commercial yan. 0 grams trans fat. Kaya lang hindi mo kinwestiyon. Bakit may ganun? Para saan ba yung trans sabi fat? Sabi nga na isang health buff, si Jack Lalane, sabi nga niya, paggawa ng taong pagkain hanggat maaari, huwag mong kainin. Lalo kung may pangalan. Kasi nga naman, pag may pangalan, negosyo yan, korporasyon yan. Ang habol niyan lagi, tubo. Kung paano makikreate ang produktong mas mura, no? Na kikita sila ng malaki. Eh ngayon, paano mag-create ng mura? Puro artificial na lahat, pati flavoring eh. Diba? Kasi mas mura yung ganun eh. Doon tayo kasi nadadali. So dapat, mag-ingat tayo. Information lang naman eh, ang kailangan natin para tayo umiwas sa mga sakit na to, no? So, number 4. Refined carbohydrates. Madali maintindihan yung refined carbohydrates kung paano ka nagkakasakit kasi binanggit ko na kanina, di ba? Sa refinement, tinatanggal lang ka ng sustansya. So dapat pala, hindi ka na masyado dito. Ano yon? Madalas sinasabi ko yan, binabanggit ko, yan po yung mga whites. White sugar, white bread, white rice. Bumalik ka na sa masustansya talaga. Ano po yon? Brown sugar, muscovado, brown rice, wheat bread, di ba? Nakikita nyo naman eh. Yung iba naman kasi alam namang masustansya ang wheat bread ang brown rice. Pero ba't bumibili ka pa ng pampaputi ng kanin mo? Yun na hindi ko maintindihan. 'Di ba? O kasi ang puti maganda, masarap sa paningin. Yun din 'yun eh. 'Di ba? Basically doon ka rin na-attract. Number 5. Number 5 hindi naman kinakain, kaya lang nalilink din eh sa pagkain mo, plastics. May kumakain ba sa inyo ng plastic? Wala naman siguro. Maganda imbensyon ng plastic kasi po ang plastic, gawa ng tao yan eh. Maganda kung upuan mo, silya. Diba, lamesa. Okay lang yun. Kaya lang, napunta tayo kasi sa plastic, yung lagayan natin ng tubig ng pagkain. Tandaan mo ang plastic chemical base yan. Depende ang plastic kung anong chemical ang inaad. May matibay, may transparent, may nababaluktot, diba? Iba-ibang klase. Depende po yun sa mga chemicals. Ibig sabihin, isang katutak pa lang chemical eh. Bibigyan ko kayo ng ilan. Ito po, no? Siguro dito ko na lang muna isulat. Ito yung dalawa na usually pinag-iingat ko ang tao. Kaya ko sinasabi, pag uwi mo mamaya, i-check mo ref mo. Nasaan ang tubig nyo sa ref? Kung nasa plastic, palitan mo na ng container na glass yung nababasag. Please lang, no? Unang-una, ang plastic, may chemical po yan na tinatawag na nating dioxins, no? Ang dioxin, mabilis marilis pag sinunog ang plastic. Kaya di ba, pag nagsusunog ng plastic, ayaw mo yung amoy. Doon pa lang sa amoy niya, alam mong chemical ang nire-release. Pangalawa, kahit hindi po susunogin ang plastic, pag tumatanda ang plastic, nagli-leak ang chemical. Saan pumupunta? Saan sumasama? Sa tubig, sa pagkain. Ito po, no? Ang dioxin, nalilink sa dalawang sakit. Unang-una, sa pagtaas daw ng breast cancer. O dito pa lang, di ba, dalawang tip na sa breast cancer. Ano yung una? Trans fat. Kung may baong nga kayong biskuit ngayon, i-check nyo. Lamang-lamang meron yan. Di ba? Bukod dito, tumataas din daw po ang kaso ng prostate cancer dahil sa dioxin ng plastic. No? Ito pa isa sa plastic, BPA. Yung iba, kung medyo observant kayo, mapapansin niya sa isang bus. Merong bus na kasi nagdadala ng commercial sa likod, di ba? Kumagawa ng plastic, may nakasulat, BPA free. Dapat kinu-question nyo, bakit ba BPA free? Ano bang meron sa BPA? Bakit kailangan walang BPA? Ang BPA po, bisphenol-A. Pampatibay po ng plastic mo. No? Okay naman, tumibay ang plastic eh. Kaya lang, nung pinag-aralan po ang BPA, tatlong sakit pa lang na ibibigay sa tao. Anong target sa ating sakit na top 3? Ito ah, pansin nyo yan. Heart disease, diabetes, goiters. Dito pa lang pala, pansin mo, huli na yung tatlo. Di ba? Kasi ang goiter, nagiging cancer din yan. Tandaan nyo. At tingnan nyo ah, kung gaano tayo nataniman ng BPA, lalo yung younger generation ngayon. Kasi nakita nila, maraming dedihan ng bata ngayon, mataas ang BPA content. Nasa dedihan ng bata. Di ba nung araw, ang didihan natin, di ba? Yung bubuk, yung glass, yung nababasag. Ba't biglang nawala? Nag-shift tayo sa plastic kasi mura. Kasi hindi daw nababasag. Kaya lang, hindi kaya ang question dapat ganito. Baka kaya tinanggal yung glass dahil kukunti ang nagkakasakit doon. Sa plastic, marami. Di ba? Kasi parang namang bakit para sinasadya eksakto. Tapos nasa bata mo, ibig sabihin, walang kamalay-malay, walang kalaban-laban ang bata mo natataniman. No? On number 6,
bawas na po tayo sa paggamit natin ng fabric conditioner. Kasi nung araw, wala tayong problema dyan, ginagamit natin pampatigas ng damit. Di ba? Almirol. Ang Almirol kasi cornstarch, walang problem. Maganda naman gamitin kasi malambot ang damit, mabango. Doon ka rin na-attract. Kasi yung malambot sa pakiramdam at mabango sa ilong, masarap na pakiramdam. Nakuha nyo? Kasi hindi masarap sa pakiramdam kung matigas ang damit mo. Subukan mo maglaban ng brief, lagyan yung Almirol. Awayin ka ng mister mo. Pag uwi niyan, gas-gasingit niyan eh, di ba? Totoo, tigas ang... Fabric conditioner, bawasan na lang ang gamit, ha? Sa akin kasi, tingnan nyo, nung inaral yan, alam nyo ba lumabas? 10 chemicals ang content niyan. 3 daw doon nakakapagbigay ng cancer sa'yo. Paano pumapasok? Nasisip-sip ng balat nyo. Please lang yung bata, kung ikaw hindi mo kayang mawala ang fabric conditioner, yung bata huwag niya isama damit. 40% manipis ang balat niyan. Mas maraming nasisip-sip. Nung bata ka, anong sinipsip? Cornstarch. Ngayon, nung ganti mo, 10 chemical, unfair ka sa bata mo eh. Kaya lang hindi mo alam yun nung araw. No? So ito, number 7 tayo. Cosmetics. Hindi ko na po i-discuss lahat, no? Kasi marami po yan. Isang libro yan eh. Maglagay na lang po ako, especially yung mataas ang lead content. No? Usually, heavy metals ang masama dyan. Tsaka yung naririnig niya, mercury. Diba? Yung mga sa beauty product, made in China, diba? Yung iba pina-face out kasi mataas daw ang mercury. Pareho po kasi yan nakakasira ng nervous system kasama ang brain. E ang notorious sa lead na mataas, ano? Lipsticks nyo. O kaya kung naka-lipstick ka, ito lang question. Kung branded naman yan, absuelto ka na. Lahat po ng mga branded na lipstick ngayon, nag-pull out na ng gamit ng lead. So mas safe po na tayo doon. Kung branded ginagamit. Yung mga boys, parang patay mali siya. Bakit? Hindi daw nagli-lipstick. Kaya lang may warning din sa inyo. Tanong, humahali kayo? Oh yes! Ano yung ang malupit doon, kasi sa observation ko, pag sahali ka ng lalaki, laging palunok, pasipsip. Napansin nyo ba? Totoo yun eh. Lalo't pag bago pa lang, di ba? Tingnan mo, babae, yung lalaki, mag-boyfriend, girlfriend, bago pa lang, lagyan mo ng lipstick yung babae, pulang-pula. Kasasagot pa lang. 1 week pa lang. Iiwan mo sa kwartong madilim. 30 minutes. Paglabas, may lipstick pa ba? Na kanino na? Nasa lalaki. Nilunok mo pa. Ayun ang bigat doon. Di ikaw magkaroon ng ano, lead poisoning. Kaya itong advice ko sa mga boys, no, especially mga lover boys dyan, yung mahilig humalik, no? Bago ka humalik sa partner mo, girlfriend, asawa, pag naka-lipstick, magtanong ka muna kung anong brand. Ha? Sabihin mo na lang ganito, wala nang paligoy-ligoy, ganito nang tanong, diretso. Unleaded ba yan? Di ba uso naman yan ngayon? Gasoline. O yun naman ang issue eh. Yung lead eh. Di tanongin mo, unleaded ba yan? O number 7, number 8 na po tayo. No? Ito po, siguro last na lang natin, antibac. Naririnig niyo word antibac. Di ba? Sa TV, sikat yan eh. Ang pinakasikat kasi na antibac, ito po, triclosan. Bigyan ko lang kayo ng konting istorya sa triclosan. Nung araw, ginagamit na yan sa paa mo, yung Fisan foot powder, natatandaan nyo yan, pang-alipunga. Effective kasi yan, pamatay mikrobyo. Usually, pag sinabi antibac, pamatay mikrobyo. Effective sa alipunga, nasa paa. Kaya lang mura po yan, effective. Anong ginawa? Hindi pa nakontento sa paa. Nilagay na sa katawan mo. Nasa sabon nyo na yan eh. Hindi pa nakontento sa katawan. Nasa bibig mo na ngayon, yung dating nasa paa mo lang. Tingnan mo ha, nasa toothpaste mo na yan eh. I-check nyo ibang toothpaste nyo, meron na yan. Lalo't nakasulat, antibac, 12 hours protection, lamang-lamang may triclosan. Alam niyang findings ang scientist dyan, ang triclosan, nako-convert sa dioxins. O ano daw masama sa dioxin kanina? Breast cancer, prostate cancer. O kaya nilagay sa bibig mo, ito lang nakikita ko dyan ha. Matatalino po talaga eh. Ang negosyante eh, no? Ang dioxin kasi, no? Nakakaproduce ng sakit sa'yo. Kaya lang, paano na, ang triclosan, paano na uwi ng dioxin? Ganito lang kasimple yan. Kung alam mong chemist, ang chemistry mo nung araw, ito po, mas madali lang doon. Ang triclosan po, may tatlong chlorine. Kaya nga trichloro. Usually po, bago yan ma-convert sa dioxin, ang dioxin kasi mga tetrachloro. Ibig sabihin, apat ang chlorine yan. Hindi yan magiging dioxin ng kulang ng isang chlorine. Diba? So dapat, meron kang isang dagdag, isang donor magagalingan ng chlorine molecule. Pag naliligo ka, may tubig wala,
Wala. Pag nagtututbrush ka, may tubig, wala. Tanong, tubig mo, chlorinated, hindi. Di ba, ang tatalino? Naisip nila yun, no? Imaginin mo, masama ang chlorinated water sa tao. Ang tanong, sa swimming pool ba, umiinom ka? O di ba, hindi. Bukod sa chlorine, may ihi pa yun ng mga boys. Yakto. Ito po, no? Number 9, bilisan ko na lang po, no? Number 9, binanggit ko na kanina, hanggat maaari, lalo yung mga may problema sa goiter, lalo ang babae prone kayo kasi sa goiter. Ako kasi, pinapaiwas ko ang tao ngayon uminom ng chlorinated water. Tap water, usually chlorinated yan. Nag-i-interfere sa thyroid function nyo. Ang malas ng Amerikano, ang tubig nila, parehong meron yan. Sa atin, chlorine lang. No? Ang fluoride, madalas naman to, nasa toothpaste mo. Okay naman, in small amount, okay. Ang problema, napaparami ka. Bakit sinusunod mo yung commercial? Di ba? Pag ganun kalaking bristle, ganun karami toothpaste. Sinusunod mo yun at pinagagawa sa'yo para mabilis maubos toothpaste mo para bibili ka ulit. Ang kailangan mo, konti lang. Tandaan mo, ang basihan doon, fluoride content. Masama sa tao ang sobra. Actually, poison yan kung i-consider nyo. Kaya nga ang bata, hindi dapat nagtututplas mag-isa. Delikado. Nilulunok. Fluoride yun. Tandaan natin. Diba? Iwasan lalo kung prone sa goiter. Number 10. No? Ito po yung sinasabi ko mga tinatawag nating topicals. Yung mga ina-apply nyo sa balat nyo. Yung masasabi nating for external use only. Una, sinasabi ko dyan, alcohols. Mamili na kayo. May safe, merong not so safe na alcohol. No? Kasi madalas naririnig kong ginagamit, isopropyl yata. Ginagamit. Kasi may isang pag-aaral na ang propyl alcohol, isopropyl alcohol, nakakatulong po bumilis dumami ang cancer cells. Isang cell biologist po ang nagsabi noon, hindi ako. Kaya lang ang point ko, kung ginagamit mo sa katawan mo, paano kung matsyempohan, may nabubuo ka palang cancer cells, di bibilis ang dami. Pwede naman gamitin ng ethyl alcohol. No, mas safe po yon, no? Bukod doon, ito pa, yung kasi summer, total, tapos naman ng summer, sino po sa inyo nag-beach? Nag-Boracay, nag-Palawan? Yung iba sa atin, pag nag-beach kasi, ayaw ma-sunburn. Anong pinapahid mo? Sunscreen. Bakit ka nagsa-sunblock, nagsa-sunscreen? Para hindi ma-sunburn. Pangalawa, para hindi mag-develop ng skin cancer. Alam nyo ba napatunayan sa US ngayon? Napansin to, ah. Nung hindi pa uso ang sunblock, meron namang skin cancer ang Amerikano. Nung nauso ang sunblock, naging 4 times na dumami ang skin cancer. Alam nyo na-detect? 3 component sa sunblock mo ang actually nakaka-cause ng skin cancer. Di ba naisahan ka na naman to? Supposed to be po, proteksyonan ka daw eh. Ito pa, yung huling topical sa sinasabi ko, yung mga pinapahid ng babaeng lotions. Hanapin nyo sa lotion nyo ang parabens. Pag meron, huwag nyo nang gamitin. Parang awa mo sa sarili mo. No? Madalas, ito yan. Methyl parabens o propyl parabens. Bakit ko sinasabing iwasan? Nasa topic tayong tatanggalin ng Pilipinas sa number one spot sa breast cancer. Importante maintindihan yan. Lahat ng bukol sa breast na tinanggal sa Amerika, positive sa parabens. Walang exemption. Anong point nun? Hindi man directly linked, pero yun eh. Lahat ng bukol meron ito. Baka, isa yan sa cause kung bakit maraming may bukol sa breast. Maraming produkto may parabens, walang problema doon kasi kadalasan yung iba, binabanlawan nyo. Diba? Ang lotions po iba, hindi mo binabanlawan yan, pinapasipsip nyo yan to the last drop. Diba? Naiipon lalo ang parabens sa inyo. No? Kung papansin natin, 10 lang yan. No? Kaya lang, ang tanong ko, natuto ba kayo? Kahit pa paano? Oh, buti naman, no? Sa akin lang, try nyo i-practice, i-share, no? Ipakilala sa kamag-anak, mahal sa buhay, 10 lang yan out of 15,000. Napakarami. Napakarami pang wala, no? Kaya lang, sa akin, kahit alam mo yung 10 yan, kahit iwasan mo yan, hindi mo totally, di ba, matatanggal. Minsan, nakakasingit pa rin yan, eh. Di ba? Minsan, nagagawa mo pa rin. Kaya balikan natin, yung last, ano po natin, no? Last, sabihin natin na advice para sa mga taong ayaw magkasakit, ito po, no? Kasi dito natin malilink ang importansya ng product. Ang product po, kung tutuusin, may nasunod. Yung requirements po ng WHO at National Cancer Institute. Ano po yon? Itong dalawang to, yung mga scientists nila nag-formulate. Anong finormulate nila? No? Ano daw ang gagawin mo para tayo makaiwas sa sakit?
importante malaman nyo. Oo naman, pagtiwalaan mo yan, ang gusto niyan, bumaba sakit mo. Pabor sa inyo yan, di ba ganun gusto mo? Kung ang gusto mo, pareho sa objective nila, pakinggan mo. Di ba? Ang objective nila, umunti ang may sakit. Sundan natin, meron silang sinabing, gagawin mo para ka makaiwas sa sakit. Ano daw yun? Nagulat ako, napakasimple lang. No? Kayang-kayang ang gawin kung tutuusin. Kaya lang, bakit hindi nagagawa? Walang nag-i-impose. Walang pumipilit. Walang nagpapaintindi na ganito ka-importante yun. Ano daw? Dapat daw bawat tao ngayon nakakakain tayo ng 5 to 6 cups ng vegetables daily. Sino sa inyo kumakain ng gulay? Taas ang kamay. O lahat naman eh. Sino nakakakain isang plangga ng gulay isang araw? Wala na. Ha, di ba? Mahirap ba? Mahirap po ba? Mahirap. Ang gawin mo, i-divide mo na lang. Breakfast, isa. Tanghalian, dalawa. Hapunan, dalawa. Di ba lima rin yan? Kaya lang ang usapan, daily, araw-araw. Ilang araw ka tatagal? Natansya mo ba? Baka tatlong araw, surrender ka na eh. Di ba? Ang kaya lang tumagal dyan, yung mga lahing kambing. Tao ka eh. Mahirapan ka dyan. Tingnan nyo ah. Ang matanda, 5 to 6. Ang usual sa bata, alam nyo, 0.5 to 1 sa bata mo. Nagagawa? Hindi rin. O tingnan nyo ha. Ikaw, yung 5 to 6, hindi mo kaya. Ang bata mo, hindi rin kaya. Ano yung hindi nyo nagawa? Yung pang-iwas. Anong ginagawa sa'yo? Tinataniman ka ng sakit. Dapat, mas kailangang magawa nyo yan. Bakit? Protection mo yun eh. Nilalagyan ka, ito yung pansangga mo eh. Kung titingnan mo, dalawa lang pamimilian mo dyan. Sa sakit, sa iwas. Saan po kayo? Siyempre, sa iwas. O pilitin mo yan. Sabi ng iba sa akin, ang tigas ng ulo nito, ang hirap nga gawin yan eh. Kaya nga pinapakilala sa iyo ang Vita Plus, di ba? O balikan natin yung sinulat ko dito. Saan daw siya galing? 5 gulay, 1 prutas. Kuha ba? Kuha eh. Ang point ko ganito, kaya ka kumakain ng gulay, may kailangan ka. Nung araw, ang alam mong kailangan mo lang dyan, multivitamins and minerals. Niloko ka rin dun eh. Akala mo yun lang eh. Pero ngayon, lumalabas ang totoo. Kailangan mo ang phytochemicals, kailangan mo ang antioxidants, kailangan mo ang coenzymes, ang mga cofactors. Lumalabas na yun ngayon eh. Ang dating alam mong complete, hindi pa rin pala. Kaya hindi ka rin gumagaling. Di ba? Ang point ko, yan ang kailangan mo sa gulay. Anong ginawa ng company? Since mahirap kumain ng 5 tasa, kinuha na lahat ang sustansya kailangan mo, nilagay na sa isang exercise na to. Okay ba yun sa'yo? Okay yun. Pabor to sa tamad. Hindi ka na mamamalingki. Hindi ka na magluluto. Di ba? Pabor to kung wala ka ng ngipin. Hindi ka na nangunguya. Uinom na lang tayo eh. Di ba? Ang point ko, huwag mo siyang ituring na juice lang. Tandaan mo, ang katumbas ng isang sachet, pag tinimpla nyo sa isang baso, para kang kumain ng 5 taling gulay na pinakamasustansya. Yun ang relevance ng programa. Yun ang importansya ng product sa inyo. Kaya lang, kayo pa rin ang pipili. Di ba? Kung ayaw mong gumastos dito, subukan ng press, bahala ka sa sarili mo. Kung anong kaya mong gawin. Di ba? Ang mahalaga sa produkto po, lalo sa programa, ang intention po ng company, gumanda kalusugan nyo. Kaya lang, naisisilip ng company, may isa pang malubang problema ang tao. Di ba? O maganda nga ang product, wala mo akong pambili. Di ba? Ang problema, gusto kong gumamit, kapos naman ako sa budget. Kaya tuturuan namin kayong yumaman din. Di ba? Malusog ka na, maganda kalusugan mo, mayaman ka pa. Okay ba sa inyo yun? White bread, white rice. Bumalik ka na sa masustansya talaga. Ano po yun? Brown sugar, muscovado. Brown rice, wheat bread, di ba? Nakikita nyo naman eh. Yung iba naman kasi, alam namang masustansya ang wheat bread, ang brown rice. Pero ba't bumibili ka pa ng pampaputi ng kanin mo? Yun na hindi ko maintindihan. Di ba? O kasi, ang puti, maganda, masarap sa paningin. Yun din yun eh. Di ba? Basically, doon ka rin na-attract. Number five, hindi naman kinakain. Kaya lang, nalilink din eh sa pagkain mo. Plastics. May kumakain ba sa inyo ng plastic? Wala naman siguro. Maganda invention ng plastic kasi po ang plastic, gawa ng tao yan eh. Maganda kung upuan mo, silya. Di ba? Lamesa. Okay lang yun. Kaya lang, napunta tayo kasi sa plastic, yung lagayan natin ng tubig ng pagkain. Tandaan mo ang plastic chemical base yan.
Depende ang plastic kung anong chemical ang ina-add. May matibay, may transparent, may nababaluktot, di ba? Iba-ibang klase. Depende po yun sa mga chemicals. Ibig sabihin, isang katutak pa lang chemical eh. Bibigyan ko kayo ng ilan. Ito po, no? Siguro dito ko na lang muna isulat. Ito yung dalawa na usually pinag-iingat ko ang tao. Kaya ko sinasabi, pag uwi mo mamaya, i-check mo ref mo. Nasaan ang tubig nyo sa ref? Kung nasa plastic, palitan mo na ng container na glass yung nababasag. Please lang, no? Unang-una, ang plastic, may chemical po yan na tinatawag na nating dioxins, no? Ang dioxin, mabilis ma-release pag sinunog ang plastic. Kaya di ba, pag nagsusunog ng plastic, ayaw mo yung amoy. Doon pa lang sa amoy niya, alam mong chemical ang nire-release. Pangalawa, kahit hindi po susunogin ang plastic, pag tumatanda ang plastic, nagli-leak ang chemical. Saan pumupunta? Saan sumasama? Sa tubig, sa pagkain. Ito po, no, ang dioxin nalilink sa dalawang sakit. Unang-una, sa pagtaas daw ng breast cancer. O dito pa lang, di ba, dalawang tip na sa breast cancer. Ano yung una? Trans fat. Kung may baong nga kayong biskuit ngayon, i-check nyo. Lamang-lamang meron yan. Di ba? Bukod dito, tumataas din daw po ang kaso ng prostate cancer dahil sa dioxin ng plastic. No? Ito pa isa sa plastic, BPA. Yung iba, kung medyo observant kayo, mapapansin niyo sa isang bus. Merong bus na kasi nagdadala ng commercial sa likod, di ba? Gumagawa ng plastic, may nakasulat, BPA free. Dapat kinu-question nyo, bakit ba BPA free? Ano bang meron sa BPA? Bakit kailangan walang BPA? Ang BPA po, bisphenol-A. Pampatibay po ng plastic mo. No? Okay naman, tumibay ang plastic eh. Kaya lang, nung pinag-aralan po ang BPA, tatlong sakit pa lang na ibibigay sa tao. Anong target sa ating sakit na top 3? Ito ah, pansinin nyo yan. Heart disease, diabetes, goiters. Dito pa lang pala, pansin mo, huli na yung tatlo. Di ba? Kasi ang goiter, nagiging cancer din yan. Tandaan nyo. At tingnan nyo ah, kung gaano tayo nataniman ng BPA, lalo yung younger generation ngayon. Kasi nakita nila, maraming dedihan ng bata ngayon, mataas ang BPA content. Nasab dedihan ng bata. Di ba nung araw, ang didihan natin, di ba? Yung bubuk, yung glass, yung nababasag. Ba't biglang nawala? Nag-shift tayo sa plastic kasi mura. Kasi hindi daw nababasag. Kaya lang, hindi kaya ang question dapat ganito. Baka kaya tinanggal yung glass dahil kukunti ang nagkakasakit doon. Sa plastic, marami. Di ba? Kasi parang namang, bakit para sinasadya? Eksakto. Tapos nasa bata mo, ibig sabihin, walang kamalay-malay, walang kalaban-laban ang bata mo natataniman. No? On number 6, bawas na po tayo sa paggamit natin ng fabric conditioner. Kasi nung araw, wala tayong problema dyan, ginagamit natin pampatigas ng damit. Di ba? Almirol. Ang Almirol kasi cornstarch, walang problem. Maganda naman gamitin kasi malambot ang damit, mabango. Doon ka rin na-attract. Kasi yung malambot sa pakiramdam at mabangos sa ilong, masarap na pakiramdam. Nakuha nyo? Kasi hindi masarap sa pakiramdam kung matigas ang damit mo. Subukan mo maglaban ng brief, lagyan nyo Almirol. Awayin ka ng mister mo. Pag uwi niyan, gas-gasingit niyan eh, di ba? Totoo, tigas ang... Fabric conditioner, bawasan na lang ang gamit, ha? Sa akin kasi, tingnan nyo, nung inaral yan, alam nyo ba lumabas? 10 chemicals ang content niyan. 3 daw doon nakakapagbigay ng cancer sa'yo. Paano pumapasok? Nasisip-sip ng balat nyo. Please lang yung bata, kung ikaw hindi mo kayang mawala ang fabric conditioner, yung bata huwag niya isama damit. 40% manipis ang balat niya. Mas maraming nasisip-sip. Nung bata ka, anong sinip-sip? Cornstarch. Ngayon, nung ganti mo, 10 chemical, unfair ka sa bata mo eh. Kaya lang hindi mo alam yun nung araw. No? So ito, number 7 tayo. Cosmetics. Hindi ko na po i-discuss lahat, no? Kasi marami po yan. Isang libro yan, eh. Maglagay na lang po ako, especially yung mataas ang lead content, no? Usually, heavy metals ang masama dyan. Tsaka yung naririnig niya, mercury. Diba? Yung mga sa beauty product, made in China, diba? Yung iba, pina-face out. Kasi mataas daw ang mercury. Pareho po kasi yan, nakakasira ng nervous system, kasama ang brain. Eh, ang notorious sa lead na mataas, ano? Lipsticks nyo. O kaya kung naka-lipstick ka, ito lang question. Kung branded naman yan, absuelto ka na. Lahat po ng mga branded na lipstick ngayon, nag-pull out na ng gamit ng lead. So, mas safe po na tayo doon. Kung branded ginagamit. Yung mga boys, parang patay mali siya. Bakit? Hindi daw nagli-lipstick. Kaya lang may warning din sa inyo. Tanong, humahali kayo? Oh, yes! O, di ba? Ang malupit doon,
Kasi sa observation ko, pag sahali ka ng lalaki, laging palunok, pasipsip. Napansin nyo ba? Totoo yun eh. Lalo't pag bago pa lang, di ba? Tingnan mo, babae. Yung lalaki, mag-boyfriend, girlfriend, bago pa lang. Lagyan mo ng lipstick yung babae, pulang-pula. Kasasagot pa lang. 1 week pa lang. Iiwan mo sa kwartong madilim. 30 minutes. Paglabas, may lipstick pa ba? Na kanino na? Nasa lalaki. Nilunok mo pa. Ayun ang bigat dun. Di ikaw magkaroon ng ano? Lead poisoning. Kaya itong advice ko sa mga boys, no, especially mga lover boys dyan, yung mahilig humalik, no? Bago ka humalik sa partner mo, girlfriend, asawa, pag naka-lipstick, magtanong ka muna kung anong brand. Sabihin mo na lang ganito, wala nang paligoy-ligoy, ganito nang tanong, diretso. Unleaded ba yan? Di ba uso naman yan ngayon? Gasoline. O yun naman ang issue eh, yung led eh. Di tanongin mo, unleaded ba yan? O number 7, number 8 na po tayo, no? Ito po, siguro last na lang natin, anti-back. Naririnig niyo word anti-back? Di ba? Sa TV, sikat yan eh. Ang pinakasikat kasi na anti-back, ito po, triclosan. Bigyan ko lang kayo ng konting istorya sa triclosan. Nung araw, ginagamit na yan sa paa mo, yung fisan, foot powder, natatandaan niyo yan, pang-alipunga. Effective kasi yan, pamatay mikrobyo. Usually, pag sinabi anti-back, pamatay mikrobyo. Effective sa alipunga, nasa paa. Kaya lang, mura po yan, effective. Anong ginawa? Hindi pa nakontento sa paa. Nilagay na sa katawan mo. Nasa sabon nyo na yan eh. Hindi pa nakontento sa katawan. Nasa bibig mo na ngayon, yung dating nasa paa mo lang. Tingnan mo ah, nasa toothpaste mo na yan eh. I-check nyo ibang toothpaste nyo, meron na yan. Lalo't nakasulat, anti-back, 12 hours protection, lamang-lamang may triclosan. Alam niyang findings ang scientist yan, ang triclosan, nako-convert sa dioxins. O, ano daw masama sa dioxin kanina? Breast cancer, prostate cancer. O, kaya nilagay sa bibig mo, ito lang nakikita ko dyan, ha? Matatalino po talaga eh, ang negosyante, eh, no? Ang dioxin kasi, no? Nakakaproduce ng sakit sa'yo. Kaya lang, paano na... Ang triclosan, paano nauwi ng dioxin? Ganito lang kasimple yan. Kung alam mong chemist, ang chemistry mo nung araw, ito po, mas madali lang doon. Ang triclosan po, may tatlong chlorine. Kaya nga trichloro. Usually po, bago yan makonvert sa dioxin, ang dioxin kasi mga tetrachloro. Ibig sabihin, apat ang chlorine yan. Hindi yan magiging dioxin ng kulang ng isang chlorine. Diba? So, dapat meron kang isang dagdag, isang donor magagalingan ng chlorine molecule. Pag naliligo ka, may tubig wala. Wala. Pag nagtututbrush ka, may tubig wala. Tanong, tubig mo, chlorinated, hindi. Diba ang tatalino? Naisip nila yun, no? Imaginin mo, masama ang chlorinated water sa tao. Ang tanong, sa swimming pool ba, umiinom ka? O, diba hindi? Bukod sa chlorine, may ihi pa yun ng mga boys. Sakto. Ito po, no? Number 9, bilisan ko na lang po, no? Number 9, binanggit ko na kanina, hanggat maaari, lalo yung mga may problema sa goiter, lalo ang babae, prone kayo kasi sa goiter. Ako kasi, pinapaiwas ko ang tao ngayon, uminom ng chlorinated water. Tap water, usually chlorinated yan. Nag-i-interfere sa thyroid function nyo. Ang malas ng Amerikano, ang tubig nila, parehong meron yan. Sa atin, chlorine lang, no? Ang fluoride, madalas naman to, nasa toothpaste mo. Okay naman, in small amount, okay. Ang problema, napaparami ka. Bakit sinusunod mo yung commercial? Di ba? Pag ganun kalaking bristle, ganun karami toothpaste. Sinusunod mo yun at pinagagawa sa'yo para mabilis maubos toothpaste mo para bibili ka ulit. Ang kailangan mo, konti lang. Tandaan mo, ang basihan doon, fluoride content. Masama sa tao ang sobra. Actually, poison yan kung i-consider nyo. Kaya nga, ang bata, hindi dapat nagtututpas mag-isa. Delikado. Nilulunok. Fluoride yun, tandaan natin. Diba? Iwasan, lalo kung prone sa goiter. Number 10, no? Ito po yung sinasabi ko mga tinatawag nating topicals. Yung mga ina-apply nyo sa balat nyo. Yung masasabi nating for external use only. Una, sinasabi ko dyan, alcohols. Mamili na kayo. May safe, merong not so safe na alcohol, no? Kasi madalas naririnig kong ginagamit isopropyl yata. Ginagamit. Kasi may isang pag-aaral na ang propyl alcohol, isopropyl alcohol, nakakatulong po bumilis dumami ang cancer cells. Isang cell biologist po ang nagsabi noon, hindi ako. Kaya lang ang point ko,
Kung ginagamit mo sa katawan mo, paano kung matsyempohan, may nabubuo ka palang cancer cells, di bibilis ang dami. Pwede namang gamitin ng ethyl alcohol. No, mas safe po yon, no? Bukod doon, ito pa, yung, kasi summer, total, tapos naman ng summer, sino po sa inyo nag-beach? Nag-Boracay, nag-Palawan? Yung iba sa atin, pag nag-beach kasi, ayaw ma-sunburn, anong pinapahid mo? Sunscreen. Bakit ka nagsa-sunblock, nagsa-sunscreen? Para hindi ma-sunburn. Pangalawa, para hindi mag-develop ng skin cancer. Alam nyo ba napatunayan sa US ngayon? Napansin to, ha? Nung hindi pa uso ang sunblock, meron namang skin cancer ang Amerikano. Nung nauso ang sunblock, naging 4 times na dumami ang skin cancer. Alam nyo na-detect? 3 component sa sunblock mo ang actually nakaka-cause ng skin cancer. Di ba naisahan ka na naman to? Supposed to be po, proteksyonan ka daw eh. Ito pa, yung huling topic sa sinasabi ko, yung pinapahid ng babaeng lotions. Hanapin nyo sa lotion nyo ang parabens. Pag meron, huwag nyo nang gamitin. Parang awa mo sa sarili mo. No? Madalas, ito yan. Methyl parabens o propyl parabens. Bakit ko sinasabing iwasan? Nasa topic tayong tatanggalin ng Pilipinas sa number 1 spot sa breast cancer. Importante maintindihan nyo yan. Lahat ng bukol sa breast na tinanggal sa Amerika, positive sa parabens. Walang exemption. Anong point nun? Hindi man directly linked, pero yun eh. Lahat ng bukol meron ito. Baka, isa yan sa cause kung bakit marami may bukol sa breast. Maraming produkto may parabens, walang problema doon kasi kadalasan yung iba, binabanlawan nyo. Diba? Ang lotions po iba, hindi mo binabanlawan yan. Pinapasipsip nyo yan to the last drop. Diba? Naiipon lalo ang parabens sa inyo. No? Kung papansin natin, 10 lang yan. No? Kaya lang, ang tanong ko, natuto ba kayo? Kahit pa paano? Oh, buti naman, no? Sa akin lang, try nyo i-practice, i-share, no? Ipakilala sa kamag-anak, mahal sa buhay, 10 lang yan out of 15,000. Napakarami. Napakarami pang wala, no? Kaya lang, sa akin, kahit alam mo yung 10 yan, kahit iwasan mo yan, hindi mo totally, di ba, matatanggal. Minsan, nakakasingit pa rin yan, eh. Di ba? Minsan, nagagawa mo pa rin. Kaya balikan natin, yung last, ano po natin, no? Last, sabihin natin na advice, para sa mga taong ayaw magkasakit, ito po, no? Kasi dito natin malilink ang importansya ng product. Ang product po, kung tutuusin, may nasunod. Yung requirements po ng WHO at National Cancer Institute. Ano po yon? Itong dalawang to, yung mga scientists nila nag-formulate. Anong finormulate nila, no? Ano daw ang gagawin mo para tayo makaiwas sa sakit? Importanting malaman nyo. Oo naman, pagtiwalaan mo yan, ang gusto niyan, pumaba sakit mo. Pabor sa inyo yan, di ba ganun gusto mo? Kung ang gusto mo, pareho sa objective nila, pakinggan mo. Di ba? Ang objective nila, umunti ang may sakit. Sundan natin, meron silang sinabing, gagawin mo para ka makaiwas sa sakit. Ano daw yun? Nagulat ako, napakasimple lang. No? Kayang-kayang ang gawin kung tutuusin. Kaya lang, bakit hindi nagagawa? Walang nag-i-impose. Walang pumipilit. Walang nagpapaintindi na ganito ka-importante yun. Ano daw? Dapat daw bawat tao ngayon nakakakain tayo ng 5 to 6 cups ng vegetables daily. Sino sa inyo kumakain ng gulay, taas ang kamay? O lahat naman eh. Sino nakakakain isang plangga ng gulay isang araw? Wala na. Ha, di ba? Mahirap ba? Mahirap po ba? Mahirap. Ang gawin mo, i-divide mo na lang. Breakfast, isa. Tanghalian, dalawa. Hapunan, dalawa. Di ba lima rin yan? Kaya lang ang usapan, daily, araw-araw. Ilang araw ka tatagal? Natansya mo ba? Baka 3 araw, surrender ka na eh. Di ba? Ang kaya lang tumagal dyan, yung mga lahing kambing. Tao ka eh. Mahirapan ka dyan. Tingnan nyo ah. Ang matanda, 5 to 6. Ang usual sa bata, alam nyo, 0.5 to 1 sa bata mo. Nagagawa? Hindi rin. O tingnan nyo ah. Ikaw, yung 5 to 6, hindi mo kaya. Ang bata mo, hindi rin kaya. Ano yung hindi nyo nagawa? Yung pang-iwas. Anong ginagawa sa'yo? Tinataniman ka ng sakit. Dapat, mas kailangang magawa nyo yan. Bakit? Protection mo yun eh. Nilalagyan ka, ito yung pansangga mo eh. Kung titingnan mo, dalawa lang pamimilian mo dyan. Sa sakit, sa iwas. Saan po kayo? Siyempre, sa iwas. O pilitin mo yan.
Sabi ng iba sa akin, ang tigas ng ulo ni Doc, ang hirap nga gawin yan eh. Kaya nga pinapakilala sa iyong Vita Plus, di ba? O balikan natin yung sinulat ko dito. Saan daw siya galing? Limang gulay, isang prutas. Kuha ba? Kuha eh. Ang point ko ganito, kaya ka kumakain ng gulay, may kailangan ka. Nung araw, ang alam mong kailangan mo lang dyan, multivitamins and minerals. Niloko ka rin dun eh. Akala mo yun lang eh. Pero ngayon, lumalabas ang totoo. Kailangan mo ang phytochemicals, kailangan mo ang antioxidants, kailangan mo ang coenzymes, ang mga cofactors. Lumalabas na yun eh. Ang dating alam mong complete, hindi pa rin pala. Kaya hindi ka rin gumagaling. Di ba? Ang point ko, yan ang kailangan mo sa gulay. Anong ginawa ng company? Since mahirap kumain ng limang tasa, kinuha na lahat ang sustansya kailangan mo, nilagay na sa isang exercise na to. Okay ba yun sa'yo? Okay yun. Pabor to sa tamad. Hindi ka na mamamalingki. Hindi ka na magluluto. Di ba? Pabor to kung wala ka ng ngipin. Hindi ka na nangunguya. Uinom na lang tayo eh. Di ba? Ang point ko, huwag mo siyang ituring na juice lang. Tandaan mo, ang katumbas ng isang sachet, pag tinimpla nyo sa isang baso, para kang kumain ng limang taling gulay na pinakamasustansya. Yun ang relevance ng programa. Yun ang importansya ng product sa inyo. Kaya lang, kayo pa rin ang pipili. Di ba? Kung ayaw mong gumastos dito, subukan ng press, bahala ka sa sarili mo. Kung anong kaya mong gawin. Di ba? Ang mahalaga sa produkto po, lalo sa programa, ang intention po ng company, gumanda kalusugan nyo. Kaya lang, naisisilip ng company, may isa pang malubhang problema ang tao. Di ba? O maganda nga ang product, wala mo akong pambili. Di ba? Ang problema, gusto kong gumamit, kapos naman ako sa budget. Kaya tuturuan namin kayong yumaman din. Di ba? Malusog ka na, maganda kalusugan mo, mayaman ka pa. Okay ba sa inyo?